Sinisipat ni Cynthia ang kanyang itsura sa harap ng life-size mirror sa kanyang silid. Tie-dyed black, sleeveless shirt at makintab na pantalong itim ang kanyang suot. Tinarunahan niya yon ng black boots. Nakabraid naman ng maliliit ang mahaba niyang buhok na may red stick. Maayos na maayos ang pagkakaplay niya ng black eyebrow pencil sa kanyang perfectly arched eyebrows. Maging ang pagkakalagay niya ng black eyeliner sa palibot ng kanyang mga mata ay maayos din. Ang talukap ng kanyang mga mata, pinahiran niya na makapal na metallic blue na eyeshadow. Mud brown naman ang shade ng lipstick na kanyang ginamit sa kanyang mga labi, na pinahiran pa niya ng lip sheener. Binuksan niya ang kanyang jewelry box na nakapatong sa ibabaw ng tokador. Kinuha niya ron ang 10 piraso niyang hikaw. Ang diamond stud ay inilagay niya sa kanyang ilong. Ang 9 na magkakaibang silver earrings at studs ay kinabit niya sa kanyang mga tenga. Isa sa kanang tenga at 8 sa kaliwang tenga na may 8 ring butas. Iba-iba ang design ng hikaw niya sa kaliwang tenga. Ang unang 3 ay panay loop earrings, samantalang iba pa ay kakaibang figures. May tornilyo, sandals, dahon, crucifix at libro. Pagkatapos niyon ay kinuha naman niya ang bracelets. Puro silver din naman ngayon. 2 sa kanan at 3 sa kaliwang wrist. Ang may kahabaan niyang lieg ay naadornohan ng isang itim na leather dog collar na may silver spikes. Nang mailagay sa canvas bag ang lahat ng kolorete ay dinampot na niya ang leather na trench coat na hanggang ilalim ng tuhod ang haba at isinot niya yon. Muli niyang sinipat ang refleksyon niya sa salamin. Sa unang tingin ay para siyang alagad ni Marilyn Manson. Nagkibit siya ng mga balikat bago lumabas ng bahay. Sumakay siya sa kanyang kotse at binuksan ang stereo. I love you. I honestly love you. Mushy and cheesy. A perfect recipe for insanity. Walang emosyon niyang sambit at sabay pihit niya sa tuner upang maghanap ng ibang istasyon. Cause I want it all or nothing at all. Listening to boy bands turns the earwax to water. Uli niya itong inilipat. I want somebody to share. Share the rest of my life. Share my innermost thoughts. Know my intimate details. At naikuyom naman niya ang kamao. Agad niyang kinuha ang isang nakapatong na passenger seat na isinalangin sa kanyang player. Albo yun ng wallflowers. So long ago, I don't remember when. That's when they say I lost my old friend. Well, they said she died easy of a broken heart disease. As I listened through the cemetery trees, I seen the sun coming up the funeral at dawn. Sinabay niya ang kanta. Hey, come on, try a little. Nothing is forever. There's got to be something better than in the middle. But me and Cinderella, we pull it all together. We can drive it home with one headlight. At itinodo niya ang volume ng kanyang music. Tila bangungot na hindi niya malimutan na nakaraan na gusto na niyang ibaon sa limot. First year sa kursong Mass Communication si Cynthia sa St. Francis University. Isa yung pribadong paaralan sa kanilang probinsya. Noon pa man ay batid na ng kanyang mga magulang na iyon ang kukunin niya na kurso. Bata pa lang siya, kapansin-pansin na ang pagiging articulate niya. Doon din siya nagtapos ang high school. Gayun pa man ay excited siya sa college life. Idagdag pa na ang iba niyang mga kaibigan ay makakasama pa rin niya. Naisa na ng kanyang mga magulang na sa Maynila siya mag-aral. Tinutulan niya yon dahil ayaw niyang mabalis sa mga to. Para sa kanya, walang pinagkaiba ang Maynila at San Gabriel. Maunlad din naman ang kanilang bayan dahil malaki ang napoproduce na produkto ng mga farms na iambag sa iba't ibang lugar sa bansa. Hindi rin niya kayang ipagpalit ang sariwang hangin ng kanilang lugar sa polluted na hangin sa Maynila. Maraming malaking bukid rin doon at isa na ron ang pag-aari ng pamilya niya. Solong anak si Cynthia. Kaya naman sinusunod ng kanyang mga magulang ang luho niya na hindi naman niya inaabuso dahil siya mismo ay may sariling limitasyon. Masunod rin siyang anak sa kanyang mga magulang dahil mabait ang mga tas sa kanya. Kahit gusto ng kanyang ama na agriculture ang kunin niyang kurso, pumayag ito ng hilingin niyang mass communication ang kukunin niya. Ma, what will I wear? Excited na tanong niya. Unang araw niya sa klase kaya pwede pa silang hindi mag-uniform. Anything anak, kahit ano naman ang isuot mo ay maganda ka pa rin.
Anito na bahagya pang ginulo ang kanyang buhok. Mama ko nga kayo, masyado kayong bilib sa akin eh. Napangiti siya sa kanyang mama habang nakamasidto sa paghanap niya ng maisusuot. Totoo naman, ang ganda-ganda mo at napaka-angelic ng mukha mo. Naalala ko tuloy ang Lola Maria mo nung dalaga pa ako. Kamukhang kamukha mo kasi siya. Naniniwala siya sa sinabi nito dahil nakita na niya ang litratong tinitukoy nito. Spanish mestiza ang kanyang lola at talaga namang kahawig niya to. Kinuha niya mula sa closet ang isang pink na bestida. Eto na lang. Magandang hayan. Yun na lang ang isuot mo at hinihintay ka ng papa mo at bilisan mo na. Pagkuha na'y lumabas sa to ng kanyang silid. Pagkatapos niya na magbihis at makapag-ayos ang sarili, muli pa niyang tinignan ang refleksyon sa salamin. Bumagay sa kanyang bestidang yun na hanggang tuhod ang haba. Lumitaw ang makinis niyang mga binti at inernuhan niya yun ng strappy na sandals. Cynthia! Malakas sa tawag ni Daphne sa kanya at kaibigan niya to nung high school at pareho sila ng kursong kinuha. What's up? Tanong niya rito. Hay naku, nakakainis ka. First day of classes pa lang mukhang tatalbugan mo na naman ako. Ang ganda mo, bruha. Sayang lang ang pagdadiet ko buong summer. Inirapan siya nito at natawa na lamang siya sa sinabi nito. Nag-diet ka lang ilagay na yan? Sa tingin niya ay hindi nabawasan ang timbang nito at bago sila lalo pa itong tumaba. Bahagya naman nakausli ang tiyan nito sa suot na maong. Over ka naman, nag-diet ako no? Giit pa nito. Sige na nga. Halika na, baka maliit pa tayo. Inakin na niya ito papunta sa classroom nila. Dahil unang araw pa lamang ng klase ay nagpakilala ang bawat isa. When her turn came, confident siyang tumayo. Buong kasiyahan pa siyang umiti bago nagpakilala. Hello everyone. My name is Cynthia Hidalgo. I'm 16 years old. My hobbies are reading books, listening to the radio, chat with friends and watching movies. And my favorite Hollywood personalities are Drew Barrymore, Keanu Reeves, and Julia Roberts. Patwita mas pa niyang sabi. Napansin niyang bakas sa mukha ng mga kalalakihan ang paghanga sa kanya. Bakas naman sa mukha ng mga kababaihan ang pagkainis at pagkaingit sa kanyang tinuran. But she didn't care. Mabilis na lumipas sa mga araw. She was enjoying college life. Hindi siya gaanong nahirapan sa academics. Bagkos ay matataas ang grades na nakuha niya. Naging matunog ang pangalan niya sa campus at sapat na upang kaingitan siya ng ibang mga estudyante. Madalas siyang paringgan ng mga to ngunit hindi na lamang niya pinapansin. Katwira naman niya ay wala siyang napeperwisyong tao. May mga naliligaw na rin sa kanya pero hindi niya sineryoso ang mga to. She felt that she was too young to have a boyfriend. One time, nagkaroon ng program sa campus. Umaten sila ni Daphne. There she saw Manny. Lead guitarist and vocalist ito ng isang rock band na kung tawagin ay The Rave. Nalaman lamang niya na sikat pala ang grupo sa kanilang lugar dahil kay Daphne. Dalang grupo lamang ang rock band sa San Gabriel na mga kabataan ng membro. Noon lang niya nakita ang grupo dahil hindi naman siya mahilig sa banda. Unang tingin pa lamang niya kay Manny, alam na niya na mapapadalas na ang panonood niya sa grupo nito. He was tall and had a lean body. Square jaw, medyo chinito at matangos ang ilong. At may magandang hugis ng mga labi. May sables pata sa gilid ng mukha na nakadagdag sa apil nito. Pasalamat na lamang siya at sa mismong unahan sila pumesto ni Daphne. Ayon sa kanyang kaibigan, architecture ang kursong kinukuha nito. Malayo sa building nila ang building ng mga to kaya nun lamang niya ito nakita. Marami raw kababaihan ang nababaliw rito. At nakita niya yun sa reaction ng audience na karamihan ay babae. Halos mapaos sa mga to sa kakasigaw. Nang matapos tumugtog ng tatlong kanta ang banda, bahagya pa rin siya na nakanganga. Naisana niyang lumapit pero naunahan na siya ng ibang kababaihan nang dumugi ng mga tuwang grupo. May panghinayang siyang umuwi ng araw na yon. Naatasan si Cynthia bilang leader ng speech choir sa subject nilang speech and oral communication. Tumapat ang schedule niyon sa English Fair ng university at kabilang ang grupo niya sa magpepresent sa naturang program. Siya ang pumili ng pisa gagawin ng kanyang grupo. Konga? Ano ba to? Pang-elementary naman to ah. Ani Wanda, isa sa kanyang mga detractors. Baduy naman ito. Sabad naman ang kaibigan nito na si Dahlia. Okay naman ah. Singit ni Daphne.
This is pathetic. Siguro pag susuotin mo pa kami ng funny costumes. Gosh, ano ba naman to? Ano banda na nakataas pa ang isang kilay? Inapprove na yan ni Mr. Manolo. At kung ayaw nyo, ay di mag-speech choir kayong dalawa. Ano yung tinaasan din ng kilay si Wanda? Noon pa man, inapansin niya na hindi maganda ang papakita nito sa kanya. Wala ito nagawa kaya sumunod na lang ito sa kanila kasama ang iba pa nilang kagrupo para mag-practice. Hi! Anong boses na nagmula sa likuran ni Cynthia? Nagulat lang pa siya sa boses na yon at nang lumingon siya, saglit pa siyang natulala sa kanya nakita. Si Manny. Hi! Inulit muli ng binata ang una nitong sinabi. Hello? Pakiramdam niya ay uminit ang kanyang mukha. Inilahad nito ang kanang kamay sa kanya. Ay, Manny. Anito. Huy, may nanonood dito sa likod. Sigaw ng isang estudyante na nasa likuran nila at sa tangkad kasi ni Manny, natakpan nito ang nanonood sa kanilang likuran. Can I? Itinuro nito ang bakanting upuan sa kanyang tabi. Yun ang upuan ang inireserba niya para kay Daphne dahil nasa comfort room pa to. Tumango lamang siya. Nakita ko yung speech choir nyo. Ang galing nyo naman. You are... Pabalong nitong sabi. Natuwa siya dahil bukod sa professor niya ay napurid din ito ang performance ng kanilang grupo. Cynthia? Pabulong din niyang tugon. Nice name. Hindi na tumuli pa nagsalita. Nang matapos ang program ay magkasabay na silang lumabas ng auditorium. Mascom, right? Freshman? Anito? Oo. Is your father a thief? Nabigla siya at automatikong kumunot ang noon niya sa sinabi nito. No! Asik niya rito. Then who stole the stars from the sky and put them in your eyes? Nakangiting tanong nito. Bigla siyang natawa. Corny sana ang pick-up line na yon pero nang ito ang nagsabi sa kanya, hindi ba doy ang dating niyon? Nawala na rin ang kaban niya dahil mabait naman pala ito at hindi suplado. Sa dami ng estudyanteng nanonood sa auditorium, mabagal ang paglalakad nila nito palabas doon. Asthma? Bulalas nito. Ano? Nagugulo ang tanong niya. You're like asthma. Seryosong sabi nito na inalalayan pa siya sa siko. Why? Mukha ba ako mahika? Nagtatakang tanong niya. You're like asthma because you take my breath away. Muli naman siyang natawa. Ang baduy mo ah. Akala ko kanina suplada ka. Hindi naman pala. So, pauwi ka na ba? Intayin ko pa si Daphne, yung friend ko. Ewan ko ba ron at ang tagal-tagal? Nagpunta lang sa comfort room hanggang ngayon wala pa. Eksakto namang lumabas si Daphne mula sa CR na nasa gilid ng auditorium. Paika-ika at lumaglakad at nakatakip sa likod nito ang dalang bag. Agad niyang nilipitan ng kaibigan. Are you okay, Daph? Tanong niya. May safety pin ka ba? Talong naman ito sa kanya. Nang makita nito si Manny na nasa tabi niya ay napahawak pa ito sa nakaawang na bibig. Oh my God! Si Manny! Hi! Maagap na sabi ni Manny kay Daphne. Hello, ano ba to? Talk about embarrassing moments? Natatawang sabi ni Daphne. Bakit ba? Tanong niya sa kaibigan. Natastas yung pundilyo ko. Nahiyang sabi nito na namula pa ang mukha. Paano ba yan? Nag-aalalang sabi niya. Malaki pa naman ang campus nila at nasa dulong bahagi niyon ng auditorium. Paano na makakalakad palabas si Daphne? Isa pa, hindi naman siya nagpasundo. Magjijip lang sila pa uwi. Kung okay lang sa inyo, ihatid ko na kayo. Kukunin ko lang ang car ko. Dadaanan ko kayo rito. Suwestiyon naman ni Manny. Pareho silang nagulat sa sinabi nito. Naku, hulog ka from above. Maarting sabi ni Daphne na bahagya pang inipit ang singitang bahagi ng pantalon. Wait here. Anito sabay talikod sa kanila ni Daphne. Pwede na ako mamatay ngayon din. Exaggerated na sabi ni Daphne. Crush kasi nito si Manny. Ang arte mo ah. Pasalamat ka at mabait naman pala si Manny. Nangingiti namang sabi niya. Guwapo pa. Bagay kayo sis. Sige na nga sa'yo na siya. Anito na tila pag-aari ang binata. Inambaan naman niya ito ng suntok. Hindi naman nagtagal ay pumarada na ang kotse ni Manny sa tapat nila. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto at lim siyang kinilig sa ginawa nito. Naunang inatid nito si Daphne. Hindi siya mapakali habang lula ng kotse nito. Gusto niyang paggalitan ng sarili dahil ganoon na lang ang kaba niya na mga sandaling katabi to. So, Cynthia?
may boyfriend ka na ba? Walang kagatulgatol at tanong nito. Nabigla siya sa tanong nito at siglit siyang natahimik at mabilis naman niyang nahamig ang sarili. Aha? Wala pa. Bakit? Pwede bang mag-apply? Hindi niya malaman ang isasagot sa tanong na yon. Pwede ka na bang ligawan? Tanong uli nito. Siguro. Nilingon siya nito. Anong siguro? Natawa naman tanong nito. Nagkatingin na sila nito at lalo itong gumwapo sa kanyang paningin ang tumawa to. Wala pa namang naliligaw sa bahay eh. Kaya hindi ko pa alam kung papayag si na mama at papa. Pabiru niyang sabi. Pwede mo bang itanong sa kanila? Sige, teka dito na lang ako. Itinuro niya ang malaki nilang gate. Thank you ah. Bababa na sana siya nang pigilan siya nito sa braso. May kung anong init siyang naramdaman na nagmula sa kamay nito. Cynthia, bakit? Nothing. Pakitanong sa parents mo ha. Okay, bye. Nakapasok na siya sa gate ay may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Hindi niya maipaliwanag ang kaligayahang nadarama niya ng mga sandaling yon. Nang gabing iyon ay kinausap niya ang kanyang mga magulang kung papayag ang mga to na may umakit sa kanya ng ligaw. May tiwala ang mga to sa kanya kaya madali naman siyang piniyagan. Magaan ang pakiramdam ni Cynthia nung pumasok siya sa universidad kinabukasan. Mag-isa siya na nag-research sa library dahil absent si Daphne nang gulantangin siya ng pamilyar na tinig mula sa kanyang likuran. Are you tired? What? Napatitig lamang siya rito. I ask if you're tired. Hindi naman. Bakit? Because you keep running around my mind all day. Natawa na naman siya. Ilan pa kayang corny na pick-up lines ang sasabihin nito sa kanya? Pinatahimik sila ng librarian. Labas na tayo. Nagmerenda ka na ba? Bulong naman ito at umiling siya. Tara. Iniligpit niya ang mga libro at sumama kay Manny. Humantong sila nito sa Quick Cafe, isang coffee shop sa plaza ng San Gabriel. Sa pag-uusap nila ay nalaman niya na third year pa lamang to sa kursong architecture. Galing din to sa may sinasabing pamilya. Libangan lang nito ang pagdugtog kapag may mga okasyon o kung naimbitahan ang grupo nito. Pakiramdam niya, bawat minuto na nakikita niya to ay lalo itong gumagwapo sa kanyang paningin. You're like dentures, maya-maya isabi nito. Bakit naman? Bahagya na siya napapangiti dahil nahuhulaan na niya ang sasabihin nito. Because I can't smile without you. Corny? Natawa na siya ng tuluyan. Corny daw eh, bakit ka tawa ng tawa? Paano naman eh, hindi ba bagay sa'yo eh? Natatawa pa rin yung sabi. Hindi kasi niya akalain na palabiru din to at masyado siyang naapektuhan sa mga binibitawan nitong mga salita. Masaya sila na nagkwentuhan. Walang minutong hindi siya nakatawa dahil sa jokes at kung ano-anong topic na napag-uusapan nila. Maya-maya pa, inihatid na siya nito. Inayayahan niya ang binata na tumuloy sa kanila. Pinakilala niya to sa mga magulang niya. Halata namang impress sa mga to sa binata. Dahil mahusay ito makipag-usap, impressed din siya sa pagiging magalang nito. Chapter 2. Dalawang buwan ang matuling lumipas. Araw-araw na sinusundo si Cynthia ni Manny sa building ng college niya. Lagi rin itong may dalang roses o chocolates para sa kanya. Proud siya dahil sa dinami-rami na magagandang co-ed sa campus nila, siya ang niligawan nito. Hindi rin ito naubusan ng mga litanyang kalaunan ay hinahanap-hanap na niya. Hanggang sa unti-unti nang nahuhulog ang loob niya rito. Manny was lovable at alam niyang maraming babae na nakakagusto rito. Kaya ganoon na lamang ang inggit na nakikita niya sa mga mata ng mga babaeng may crush dito. Isang beses, inanyanyahan siya ni Manny na manood ng gig ng banda nito at sumama naman siya. Isa yung maliit na bar na panay mga rock bands ang tumutugtog. First time niyang makarating sa ganong klase ng lugar. Bahagya siyang nailang sapagkat panay punk ang itsura ng mga naroroon. Mga naka leather pants at vest. Karamihan din ang mga itimang kulay ng suot ng mga tao ron. Marami rin kababaihan ang naroroon. Narinig pa niya na ang set ni na Manny ang hinihintay ng mga to. Na magsimula ng tumugtog si Manny ay unti-unting napuno ng tao na turang lugar.
Ang espasyo sa tapat ng stage ay naging mosh pit. Sa kalagitnaan ng set nito ay nag-alay sa kanya ng kanta ang binata. I want somebody to share the rest of my life, share my innermost thoughts. Tila wala tong pakialam kahit maraming fans na babae ang maaring mag-react pagkatapos niyon. Ay na rin dito, mas gusto ng mga fans na untouched ang iniidolo ng mga to. Titig na titig lamang to sa kanya habang kumakanta. Nang matapos ang set ng grupo nito ay lumapit to sa kanya. Napansin niyang matalim ang mga tingin ng mga fan ito sa kanya. Ngunit hindi na lamang niya pinansin ang mga to. Pasensya ka na, inumagan na tayo. Anito nang maihatid siya sa bahay. Okay lang yun. Pinayagan naman ako ni na mama, diba? May kinuha to mula sa backseat at inabot nito sa kanya ang bulaklak. Thank you. Alam ko na kailan lang tayo nagkakilala but I just can't help but fall in love with you, Cynthia. Sinserong sabi nito habang nakatitik sa kanya mga mata. Hinawakan siya nito sa baba at ginawaran ng halik ang kanya mga labi. I love you. At hindi na siya nagdalawang isip. I love you too, Manny. Nanlaki ang mga mata nito. You mean? Yes. Nakangiting sabi niya. This is the happiest day of my life. Hinapit siya nito sa bewang at marahan siyang hinalikan. Walang pagsidla ng kaligayahang nadarama ni Cynthia na maging boyfriend niya si Manny. Nalaman yun ng kanyang mga magulang ngunit hindi naman tumutol ang mga to. May tiwala ang mga to sa kanila ni Manny. Pinaalalahanan lamang sila ng mga to na huwag magmadali. 1 month anniversary nila ni Manny nang yayain siya nito sa beach upang mag-celebrate. Napagpasyahan nila ng makapang halit na lamang pumunta sa Maputi. Isa yung beach resort sa kabilang bayan. Palibasa, hindi pa summer kaya kakunti lamang ang taong naroroon. Napakaaliwalas ng paligid at nakakainganyo ang sapat na lamig ng tubig sa dagat. Umarkila si Manny ng isang maliit na cottage. Bakit naman nag-rent ka pa ng cottage? Usisa niya dito. Wala lang, baka mamaya mapagod tayo sa paglangoy. At least makakapagpahinga tayo, diba? Isa pa, walang magbabantay ng mga gamit natin kapag iniwan lang natin sa labas. Come on, magpalit ka na ng swimsuit. Utos pa nito sa kanya. Pumasok siya sa comfort room ng cottage at nagpalit ng one-piece swimsuit. Kulay dilaw yon na bumabagay sa maputi niyang balat. Nalaki ang mga mata nito nang lumabas siya ng comfort room. Wow, ang ganda naman ng girlfriend ko. Lumapit ito sa kanya. Ginagap nito ang kanyang kamay at hinalikan yon. Parang puputok ang puso niya sa tuwa sa mga gestures na pinapakita nito sa kanya. I love you, Cynthia. I love you. Hindi na niya naituloy ang sasabihin ng hapitin siya nito sa kanyang bewang upang halikan. She felt secured sa tuwing kinukulong siya nito sa mga bisig nito. Isang oras pa lamang silang lumalangoy, ay niyaya na siya nito pumasok muna sa cottage dahil sa tindi ng sikat ng araw. Asikasong asikaso siya nito. Ito ang nag-ayos ng dala nilang mga pagkain. Hindi niya malaman kung sa pagkain ba siya mabusog o sa katatawa sa jokes nito. Pagkatapos silang kumain ay tila pagod na pagod itong humiga sa kama. Ano ka ba? Kakakain lang natin, nakahilata ka na dyan? Natatawang sabi niya rito habang inaayos ang mga tira nilang pagkain. Come here. Ayoko nga. Nakakalaki raw ng puso niyang kakakain lang tapos mahihiga. Protesta niya. Sige na, please. Sa kapipilit nito ay lumapit na rin siya. Naupo siya sa gilid ng kama. Bakit naman nakatalikod ka? Anito na niyakap siya sa bewang. Humarap siya rito at hinapit nito ang bewang niya at napahiga siya sa dibdib nito. Lumapat ang kamay nito sa gilid ng bewang niya at bigla siya nitong kiniliti. Gusto man niyang kumawala roon ay lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. Tawa siya ng tawa na hanggang sa magkasinok-sinok siya. Nang bitawan siya nito, ito naman ang kiniliti niya. Ah, ganun ah. Anya na mahimig ng paghihiganti. Sa sobrang kiliti nito ay pilit na pag-iwas at hindi sinasadyang iba ang nahawakan niya. Ay! Anyang naitakip ng mga kamay sa mata. Narinig niya ang malakas na pagtawa naman ng binata. Oh, Cynthia. Anitong inalis ang pagkakatakip ng mga kamay niya sa mata. Walang katagang namutawi sa kanilang mga labi habang nakatitig sila sa isa't isa. Hinawakan siya nito sa batok at kinabig palapit sa mukha nito.
Maraan siya nitong hinalika na buong puso naman niyang tinugon. Maya-maya, bumaba na ang mga labi nito sa kanyang leeg. Mula rin ay bumaba pa yon. Hinawakan niya ito sa pisngi. No, tutulpa niya. Umangat ang mukha nito at inilapat ang hinduturo nito sa kanyang bibig. Shh, I'll take care of you. Ipinagpatuloy nito ang pagalik sa kanya. Matagal itong hinalika ng iba't ibang parte ng kanyang katawan. Sa ginawa nito ay unti-unting nawala ang pag-aalinlangan niya. Napalitan na yung nakakaibang init ng katawan na noon lamang niya nadama. Hanggang sa namalay na lamang niya na isinusuko na niya ang sarili dito. Dahil sa pagmamahal niya rito, hindi niya alintana ang sakit ng unang karanasang yun, maialay lamang ang sarili dito. Matapos yun ay nakatulog to na may ngiti sa mga labi. What now? Tanong niya sa isip. Namagising ito ay niyakap siya nito habang hinahaplos ang buhok niya. Maya-maya inapansin niya na tila nag-iisip ito. Manny, everything's going to be fine, Cynthia. Dalawang araw na lang at final exam na nila. Cynthia, sigurado siyang siya ang magtatap sa klase nila. Mula na maging nobyo niya si Manny, lalo siyang na-inspire mag-aral. Naging napakadali na mga subjects niya para sa kanya. Pinangako sa kanya ni Manny na ang nangyari sa kanila hindi na mauulit hanggat hindi pa sila kasal. At lalo itong napamahal sa kanya sa sinabi nito. Tanda lamang yun na iginagalang siya ng binata. Miyembro siya ng Dramatic Guild ng Universidad kaya pagkatapos ng klase niya, dumediretso na siya sa auditorium para sa rehearsal. Panatag naman ang loob niya kahit madalas siyang gabihin sa pag-uwi dahil hinahatid naman siya ni Manny. Siya ang lead role sa play na tinatanghal ng guild kaya kasalukuyan pa siya na nagre-rehearse kasama ng ibang cast at director ng play. Alas 8 na natapos ang rehearsal. Agad siyang lumabas ang auditorium at excited niyang pinuntahan si Manny. Alam niya na naghihintay na to. Sa kabilang hagdan siya bumaba upang sorpresahin ng binata. Hindi niya akalang siya ang masorpresa. Nakita niyang kausap ni Manny ang mga kamyembro nito sa banda. Pare, nakita ro kayo ni Dong nung isang araw sa maputi? Anong drummer na si Wendell? Pare, maputi nga ba? Sabad naman ni Dondon na bahista sa grupo. Mula sa pagkakakublihan ay nakita niya na napapailing-iling si Manny. Pare, ano pong pakiramdam na nakabasag ng kristal? Ani Red, ang second lead guitarist. Malakas naman na nagtawanan ng mga to. Talo tayo sa pustahan mga pare ko'y. Adi Dondon, dumuko to sa likod ng pantalon at mula sa wallet ay naglabas to ng pera. Akin na mga pera nyo. Isa-isa naglabas ng pera ang mga to at ibinigay kay Dondon. Nang maipon niya ni Dondon na ibinilang pa nito ang mga yon. 3,000 Manny, bilib na kami sa lakas ng karisma mo. Nakangisip pa to nang iabot kay Manny ang pera. Hindi na niya tinapos ang pakikinig. Mabilis ang mga hakbang niya na lumayo ron. Sa kabilang koridor siya dumaan upang hindi siya makita ni Manny. Wala sa sarili, tumakbo siya palabas ng gate. Nang gabi ring iyon ay tinawagan siya ni Manny ngunit hindi niya ito kinausap. Marahil kahit kausapin siya nito ay hindi siya magkakaintindihan. She was still in shock. Kinabukasan, tinapos lamang ni Cynthia ang final exams niya at niyayanan niya si Daphne na umuwi. Wala pa siya sa huwisyo. Mabuti na lamang at nakaalala ang kaibigan niya sa kanya. Paglabas sila ng building, nakita niya nakaabang si Manny. Sibalit iniwasan niya to. Kahit si Daphne ay wala rin nagawa dahil sinabi na niya sa kanyang kaibigan ang nangyari. Hindi rin nalingid ang nangyari ngayon sa kanila ni Manny sa buong campus. Ipinagkalat iyon ni Wanda at ng mga kaibigan nito. Tulala pa rin siya until she decided to create her own world na walang ibang maaring makapasok. Pagkatapos siya makuha ang resulta ng final examination niya, nagpa siya na siyang pumunta sa Maynila. Nagdesisyon siyang doon na lamang ituloy ang pag-aaral. Nagtaka man ang kanyang mga magulang, pumayag na rin ang mga to. Kabilin-bilinan lamang niya na huwag ipaalam kahit kanino kung saan siya tutuloy doon. Ginugol niya ang kanyang panahon sa pag-aaral hanggang sa makatapos siya sa kolehiyo. Pero ni minsan ay hindi na siya nagkaroon ng boyfriend. Para sa kanya, lahat ang lalaki pare-pareho lang na manluloko. Isa lang ang lalaki na iiba para sa kanya at iyon
ay pag-aari na ng kanyang mama at wala makakapenetrate sa pader na pinalibot niya sa sarili. She became cynical and cold. Inibaring niya ang style ng kanyang pananamit, maging ang taste niya sa pag-ayos ng sarili. Hindi na mababakas ang kanyang itsura, ang dating Cynthia. Minsan, she shocked her parents na umuwi siya sa San Gabriel. They thought na isa siyang satanista, but she didn't care. She stopped caring since the incident happened. Hindi na niya muli pa nakita si Manny. Sabi ng kanyang mama, nagpunta na rin ito sa Maynila. Na-disband na ang banda nito at isa na itong successful architect. Nagkibit lang siya ng mga balikat sa kanyang nabatid. He could rot in hell at wala siyang pakialam. May iniwan itong mga sulat para sa kanya ngunit hindi niya yun binasa. Bagkos itinapon pa niya ang mga yun. At 27, manager si Cynthia ng sikat na rock band sa bansa. She loved loud music dahil doon niya nare-release ang sama ng loob niya. It took the memories away. At yaman din lamang na lagi siya sa mga bar. Naisipan niyang humawak na magagaling na banda. She tried producing concerts and gigs na naging successful naman. Sa kasalukuyan, isa na siyang matagumpay na may-ari ng isang production outfit na humahawak ng mga local brands. It was ironic na iyon pa ang naging trabaho niya. She never cried. Not one tear was shed. Inipon lamang niya ang lahat ng yun sa dibdib niya. At isinumpa niya si Manny. She used to be sugar and spice and everything nice. Isang babasaging kristal na nabasag na. She hated her name. Para sa kanya masyado yung weak. She was branded as the black eyes. Kasi nga palagi siya nakaitim. And eyes. Because she was cold. Ang iba naman ay killer bitch ang tawag sa kanya. She became brutally frank to the point na tactlessness. She didn't even bother to raise a brow sa mga taong ganun ang tingin sa kanya. She simply could not see any reason to change what people thought about her. Para sa kanya, hindi nare-realize sa mga tao na ang buhay sa mundo ay simple lang. You were born, went to school, went to work, and then you die. It was that simple. Ang mga in-betweens ay hindi na importante sapagkat lahat naman mauuwi lang sa kamatayan. So why bother? Mari niyang pinikit ang mga mata at ipinilig ang kanyang ulo upang malimutan ang masakit niyang alaala. Ayaw na niyang maalala pa si Manny. Ikinabuyon na niya ang sasakyan at tumuloy na sa music museum kung saan may gig ang minamanage niyang banda. The Black Eyes is here? Narinig ni Cynthia na bulong ni Trina sa katabi nito. Halatang nilakasan nito yon upang marinig niya. Label manager ito ng Blue Tone, isang division ng Ruby Records. Matagal na nitong nais agawin sa kanya ang Fever, ang bandang kanyang minamanage. Noon pa niya napapansin na lagi itong nanonood ng gig ng Fever at nalaman niya mismo sa miyembro ng banda na inalok na mga to ni Trina ng mas magandang offer. Ayon daw dito, kung sakaling pumayag ang banda na ma-manage nito ay 10% lang ng kita ng banda ang magiging parte ni Trina kumpara sa 30% na kinukuha niya sa mga to. She felt sorry for her dahil kahit naman hindi siya ganong malapit sa miyembro ng banda, alam niyang hindi makakaisip na bumitaw ang mga ito sa kanya. She was so good at what she did. Strict siya sa mga naging dahilan upang mag-improve ang Fever. Isa pa, hindi nag-agrabyado ang grupo pagdating sa mga exposure kagaya ng mga concert for a cause kung saan maraming local bands ang mga kasama ng mga to. Kaya nagkakaroon ng album ang banda ay dahil sa kanya. At hindi na niya inalam kung bakit gano'n na lang ang kagustuhan ni Trina na ma-manage ang grupo. Kaya yung marami namang ibang magagaling na banda na nangangailangan din ng manager. Siguro may crush to sa mga miyembro ng Fever. Conclusion niya. Inignora niya si Trina dahil wala siyang panahon para dito. Dumiretso siya sa backstage at nadatnan na naghahanda na ang grupo. Good evening! Nakangiting batis sa kanya ni Kiel, ang vocalist at guitarist ng Fever. Ito ang natatanging miyembro ng banda na hindi ilag sa kanya. Tumango lamang siya at pinigmastan to habang itinutono ang gitara nito. Maya-maya iniwan na niya ang mga to dahil ilang minuto na lang magsisimula na ang set ng mga to. Nagbalik na siya sa pwesto niya sa bandang unahan ng stage upang makita ang performance ng grupo. 30%? Bakit hindi na lang niya sagpangin ang Fever? Narinig niyang bulala si Trina na halatang nagpaparinig sa kanya. She remained poker face. Matama na lamang niyang pinanood ang pag-perform ng banda.
Marahil napahayato sa hindi niya pagkibo dahil hindi na nito tinigilan ang pagpaparinig sa kanya. Bitch, may demonyo yata. Nais niyang makikikab sa sinabi nito. I've heard that all before. May samahan lang bang minion of the devil? Narinig niyang tanong nito sa kasama. I don't know. Maarteng tugon naman ang kasama nito. Baka meron. Look at her. Membro yata siya ng samahan at baka may meeting sila mamaya. Dagdag pa nito. Hindi na sana niya to papansanin subalit nakakabulahon na to sa ibang nanonood. Paano naman? Napakalakas ang boses ito. Kahit malakas ang tugtog sa stage ay nagiging background ng ingin ng boses ito. Nilingon niya to at sinaway. Can you not speak until after the show? Over? Walang emosyong sabi niya rito. Bakit apektado ka? Bulyaw naman ito. No, kaya lang nakakabulaho ka sa ibang nanonood. Just try to control your mouth or I'll be forced to send you out. Pagkainis ang bumalatay sa mukha nito, kulang na lang ay kalmutin ang mukha niya. Sa ginawa niya ay nanahimik na to. Nang matapos ang set ng Fever ay pumunta siya sa backstage upang batiin ang grupo. Nice job, people! Ni walang ngiting namutawis sa mga labi niya nang sabihin yun. Thanks. So how about you treat us to dinner? Swiss John sa kanya ni Kel. Tumango na lamang siya. Nagpa siya siyang sa labas na lamang hintay ng mga to. Nakalabas na siya ng bar na makita niya si Trina tila inaabangan siya. Kasama nito ang maarte nitong kaibigan. Hindi siya nasindak dito kahit nakita niya na nakaharang to sa kanyang kotse. Do you mind? Pinudot niya ang keyless entry ng kanyang kotse upang bigyan diin ang nakaharang ito sa kanya. Yes, I do mind. Baka akala mo hindi ko alam. You intended to humiliate me. Ano bang problema mo? Galit na sabi nito. Wala akong problema. Baka ikaw may problema. Bored niyang sabi na lalong nakapagpainis sa babae. You're one sick bitch. Is there something else you want to say? And she remained calm. Yes, there is. Bakit ba ayaw mong pakabalan na Fever? Can't you see ayaw na nila sa'yo bilang manager nila? Sarcastic ang sabi nito. Well, why don't you just tell them to tell me na ayaw na nila sa akin? Kapag ginawa nila yon, I'll give them to you kahit hindi pa tapos ang kontrata nila sa akin. Paano nga nila masasabi kung natatakot sila sa'yo? Giit pa nito. Natanong niyang palapit na sa kanila ang mga miyembro ng Fever at ang production assistant na mga to. Well, here they come. Why don't you ask them? Question niya. Hi Trina. Bati rito ni Yari ang bahista ng banda. Hello? Nagmistula tumaamong tupa. Alimungan to kay Kiel sabalit hindi naman ito pinansin ng lalaki. Hey guys, ang sabi ni Trina ayaw na raw ninyo ako maging manager? Natatakot lang daw kayo na sabihin sa akin. Baling niya sa mga to. Of course not. Nag-chorus na sagot naman ng mga to. Sa sobrang hiya hindi na nakuha pang magsalita ni Trina. Napatakbo to palayo na sinundan ng kasama nitong babae. Base sa reaksyon na nakita niya kay Trina, naintindihan na niya. Trina like Kiel. Marahil igagawin nito ang lahat mapalapit lamang sa lalaki. Marahil hindi ito gaanong pinapansin ni Kiel. Kaya pati pagmamanage sa grupo ay naisipan nitong pasukin. Imbes na mainis, naawa pa siya rito. Poor girl. She didn't know what she was doing. She was in for a disaster. Well, sundan na lang niyo ko. We'll have a late dinner. Aniya nang makasakay na sa kanyang kotse. Ang miyembro naman ng banda ay sumakay na sa service van ng mga ito. Chapter 3. Trina, you're crying again? Nag-aalalang sabi ni Manny habang nakatitig sa kanyang kapatid. Alam niyang may mabigat yung problema sapagkat palagi na lang niya itong nakikitong umiiyak. Kilala niya ang kanyang kapatid. Matapang to at hindi iyakin. Kuya, I've done everything. Anito habang patuloy pa rin ang pagbalong ng mga luha. What is it, Trina? You can tell me. Ani ang inalo ang kapatid. Halos 5 taon na sila magkasama sa bahay niyang yon. Alam niyang strict ang competition sa klase ng trabaho nito bilang label manager ng isang recording company. Ngunit hindi pa niya to nakita na ganun ka-depressed. Habang siya naman ay matagumpay sa architectural firm na tinatag niya 3 taon pa lamang ang nakalilipas.
Kuya, I guess I cannot have him. Lalo lumakas ang pag-iyak nito. Si Kiel ba? Naging schoolmate ng kanyang kapatid si Kiel. Mabait naman ang lalaki, dati-rati hinahatid pa nito ang kanyang kapatid. Hanggang sa mapansin na lamang niya na hindi na ito dumadalaw sa kanya. Yes, kuya. Napabuntong hininga siya. Paano ba niya mapapayuhan ito sa suliranin nito sa puso? Kung siya mismo hindi maiayos ang kanyang love life. I did everything, kuya. Hindi na yata niya ako maintindihan. Hindi na yata niya ako mapapatawad. Ha? Bakit, may ginawa ka bang kasalanan sa kanya? Napakunot ang noon tanong niya rito. Palibas ay naging abala siya sa trabaho kaya wala na siyang kaalam-alam sa takbo ng buhay nito. It's a long story, kuya. But the bottom line is wala akong ibang choice kundi ang i-offer ang services ko bilang manager ng banda nila. Kaya lang, ayaw naman siyang bitawan ni Saint. Nagsalubong ang mga kilay niya at hindi talaga niya maintindihan ang sinasabi nito. Manager ng banda nila? I'm sorry but I don't understand. At sino naman ang Saint na to? Trina Sai. Mahirap talagang intindihin. Anyway, si Saint lang sana ang pag-asa ko. Kaya lang nagkamali naman ako ng approach sa kanya. Mahirap naman kasing magpapansin sa isang yun eh. She's cold and black. Lalo naman siyang narito. Egoy pala ang Saint na to, ganun ba? Napakamutuloy ito sa ulo. Kuya, hindi siya black as in Afro-American. Basta, I admit, mali ang approach ko sa kanya. Naaway-away ko siya para mapansin niya ako. Paano naman, ilang beses ko na sana siyang gustong kausapin. Kaya lang, palagi na lang niya akong ini-snub. Hindi ko na alam kung saan ako hingin ng tulong. All I know is that I need to have Kiel back. At hindi mangyayari yun kung hintayin ko na lang na siyang pansinin ulit ako. Mahaba nitong pahayag. Well, I don't know if I can help. Napakamot na rin siya sa ulo at naguluhan kasi siya sa mga sinabi nito. Nang lingunin niya to ay nagliwanag ang ekspresyon ng mukha nito. Maya-maya ay bigla tong humiti at kinabahan siya. Di yata nabaliw na to. Trina, are you okay? Nag-aalala ang tanong niya rito. Kuya, hindi ba't sabi mo sa akin noon gagawin mo lahat para sa akin? You said I'm your only sister at hindi mo ako pababayaan. Anito na may pilyang ngiti sa mga labi. Naguguluhan man ay tumango siya. I'm going to ask you a favor. Gagawin mo kaya? Of course! Nais magsisi ni Manny sa kung bakit pumayag pa siya sa pabor na hinihingi ni Trina. Habang nakatitig sa refleksyon niya sa salamin, inais na niyang mamundok kung saan wala ni isa mang kakilala. Naka-leather trench coat siya na hanggang tuhod ang haba. Itim t-shirt na taas-taas ang manggas na may naka-imprenteng Smashing Pumpkins. Itim din ang maong nasuot niya na may punit sa magkabilang tuhod. May dog collar leather pa siya at may spike sa leeg. Kung hindi siya nagprotesta, marahil tad-tad na rin ang fake tatas ang kanyang katawan. Perfect! Ani Trina na nakasungaw na ang ulo sa pintuan. Mukha akong adik. Anya na ilang inailang sa kanyang itsura. Kulang pa yan. Wear this. Inabot ito sa kanyang isang silver stud. At para saan to? Hindi ba dati ka namang may butas sa tenga? Ikabit mo. Utos ito sa kanya. Hindi na ako bata. 30 na ako, Trina. Naaasad na sabi niya rito. Sige na, bagay naman sa iyo eh. Tumawa pa ito ng malakas. Naisa niya itong sakalin sabalit nagtimpi lamang siya. Wala siya nagawa kundi ikabit ang higaw sa kanyang tenga. Ano pa? Baka naman kakabitan mo pa ng kadena itong dog collar at ihilahin mo na ako kung saan. Asad na talaga siya. Over na yan, tara na. Nagpatiuna na ito sa kotse at wala siya nagawa kundi ang sumunod dito. Sa kotse pala mga ipaulit-ulit siyang binili na ni Trina. Remember, huwag ka masyadong trying hard ah. Basta magpakilala ka lang sa kanya. Gamitin mong natural mong karisma. Oo na. Paulit-ulit. Nangangati na ako. Ani ang kinamot ang baba at gilid ng pisngi. Hindi siya nasanay na may tumutubong stubbles doon. Pinilit lang niya ng kanyang kapatid na hindi mag-ahit. Na makarating sila sa bar kung saan may gig ang grupo ni Kiel ay nanalangin naman siya na sana walang makakilala sa kanya. Umibis na si Trina kaya sumunod na rin siya. Kuya, that's her. Pasimpleng tinuro nito kay Manny ang sinasabi nitong babaeng kailangan niyang bulahin. Are you crazy?
Itsura pa lang yan, alam mo nang hindi kagad maluloko. Naka-side view ang babae at kitang-kita niya ang makapal na usok ng sigarilyo na nagmumula sa bibig nito. You should do everything you can, kuya. Pagdidiin ito. Napabuntong hininga siya. Kaya naman pala ganun ang suot niya. Isa yatang satanist ang kakausapin niya. Kung sa bagay, may mangilan-gilan din naman doon na tulad nila ang get up. Mistulang rave party. Consortium ang nagpuntahan niyang lugar. Saglit pa lang siya ron. Naluluhan na siya sa kapal ng usok. So think na hindi pa man nagsisimulang tumugtog ang banda. Ibang-iba na talaga ang panahon ngayon kumpara nung siya ay membro din ng isang banda. Are you just going to stand there? Naaasar na baling sa kanya ni Trina. Fine, basta hindi ako mangangako sa'yo. Ani ang nagpatiunan na sa mesang ilukopahan ng babae. Iniinom naman ni Cynthia ang beer habang pala ang hitit ng sigarilyo. Alas 9 na at malapit nang mapuno ang bar. Hindi na siya nag-abalang tingnan pa ang grupo ni Lakiel sa backstage. Masikip doon at naalibadbaran siya. Pumesto na lang siya sa mesa sa tapat ng stage at doon naghintay na magsimula ang tugtugan. Hello? Anong pamilya na tinig sa kanya? Nanigas ang kalamnan niya pagkarinig sa boses na yon. Hindi siya maaring magkamali. Kay Manny ang boses na yon. Hindi siya lumingon at iniisip niyang guni-guni lamang niya yon. I said hello? Nabitawan niya ang sigarilyo na nakaipit sa kanyang daliri. Lumingon siya. Si Manny nga. Nabigla rin siya sa suot nito. Anong ginagawa nito rito? Kinalma niya ang sarili bago walang emosyon na nagsalita. Yes, do I know you? Aniya rito. Kung natatandaan siya nito ay nais niyang bigyang diin na ito ay kinalimutan na niya. No, you don't. My name is Manny and you are? Tanong nito sabay lahat nito ng kamay sa kanya. Hindi siya nakilala nito. Marahil hindi na siya natatandaan nito sa ganong itsura niya. Pero wala siyang balak na makipagkilala dito na muli. He belong to the past. I'm waiting for the show to start. I also don't need company, so it's best if you find another vacant table. Wow, I bet your dad's terrorist. Anito naman na binaliwala ang katarayan niya. Because I'm the bomb? Talk about being pathetic. Pinandilatan niyo ito ng mga mata at hindi pa rin nagbabago ang style nito. She was surprised na nagkaroon siya ng reaksyon dahil hindi na niya matandaan ang huling beses na nakaramdam siya ng pagkainis. Hey, calm down. Umupo na ito sa tabi niya. Did I give you my permission to sit there? Buong katarayan niyang tanong. Naiirita na siya rito at gusto na niya itong banatan. Ngunit nagtitimpi lamang siya. Bakit? Sa'yo ba itong upuan? Nakangiti namang balik tanong nito. She remembered that smile. She had to close her eyes to once again shake off the memory. For God's sake, will you just leave me alone? At napatayo siya. Tinalikuran niya to at diretsyong tinungo ang backstage. Wala na siyang pakialam kahit masikip doon. Hey, what's wrong? Tanong naman sa kanya ni Kel. Damn! Naisuntok niya ang kamay sa dingding. Ouch! Nang tingnan niya ang grupo ay baka sa mukha ng mga to ang iba yung pagtataka. Noon lang siya nakita ng mga to na nagalit o nagpakita ng anumang emosyon. Stop looking at me like that! I'm a freak! Napatingin siya sa salaming doon at natawa siya. She looked like a freak. Are you okay? Mahinahong sabi ni Kiel at halatang nag-aalala na to. Marahil naiisip nito na nababaliw na siya. It felt good to laugh. Ang tagalan niyang hindi tumatawa. At ng mga sandaling yun ay para siyang baliw na tawa ng tawa. Call an ambulance. Utos si Kiel sa mga kasamahan nito. Akto pipindot na sa kipad ng cellphone nito si Yuri ng awatin niya. Stop it! Ano ba kayo? I just laughed. Masama ba yun? Nakangiti pa rin niyang sabi. Are you sure may dala ka bang Prozac? Tanong ni Kiel. This is insane. Ano yan na iniba na ang grupo? Dumiretso siya sa comfort room at kinalma niya ang sarili. She still could not believe that Manny was still capable of arousing her different emotions. It had been so long. Ayaw niyang tanggapin na kaya siya nagkakagunod eh dahil sa lalaki. Maaring nabaling nga siya pansamantala. Yes, it was temporary insanity. That's all. Lumabas na siya at pumesa sa isang madilim na sulok kung saan hindi na marahil siya makikita pa ni Manny. Kuya, I can't believe you were able to do that. Excited naman na sabi ni Trina kay Manny.
kumunot ang noo niya. Able to do what? You made her. Feel something. That's amazing. At napapalatak patas sa saya. Are you sure? Tanong niya rito. Oo naman. Ano, ayun siya oh. Puntahan mo na. Itinuro nito ang babae talos hindi niya napansin sapagkat nasa isang sulok lamang yun. Nakatayo to habang panay pa rin ang paghitit ng sigarilyo. I don't know, Trina. Hindi ako sanay mamilit ng babae. Pretty please, with sugar on top. Paglalambing nito sa kanya. Napamuntong hininga siya at nilapitan ng babae. Nakisiksik siya sa makapal na tao upang marating ang kinaroroonan nito. He could not understand pero parang familiar to sa kanya. There was something about the girl na parang familiar sa kanya. Hindi naman niya mawari kung ano yun. Hi again? Malakas na sabi niya sa likod ng tenga nito. Maingay na sa loob ng club dahil nagsimula nang tumugtog ang unang set ng banda. Nagtayo ang mga balihibo sa katawan ni Cynthia nang maramdaman ang hininga ni Manny sa kanyang tenga. Saglit siyang napako sa kanyang kinatatayuan na makabawi walang lingon-likod na dumiretso siyang lumabas ng club. Nagpasya siya na hindi natapusin ang set ng banda. Ayaw na niya makita pa si Manny. Ilang taon niya itong kinalimutan at hindi niya nagugustuhan ang epekto nito sa kanya. Pinindot niya ang keyless entry ng kotse niya. Papasok na sana siya nang mahimawak sa kanyang braso. At naramdaman niya ang pagdali na kung anong inerhiya magmula ron. Kagad niyang pinawi ang braso niya. Hey, are you afraid of me? Tanong ni Manny sa kanya. Natigilan siya sa sinabi nito. Hindi niya alam kung anong isasagot dito kaya ipinasya niya na manahimik na lang. I just want to know your name. Is that too much to ask? Again, my name is Manny. Uli nitong inilahad ang palad sa kanya. Manny Silva, and you are? Cynthia Hidalgo. Pagkasabi niya ng kanyang pangalan ay mabilis niyang sumakay sa kotse. Pinarurot niya yon dahil ayaw niyang makita ang magiging reaksyon nito sa kanyang sinabi. So, kuya? How was it? Tinapik si Manny ni Trina kaya napukaw nito ang atensyon niya. Hindi na niya matandaan kung gaano siya katagal na nakatayo sa parking space ng club. Nakatitig siya sa kuwalan. Ito ah, Cynthia. At hindi niya malaman kung bakit ibang-iba na ang itsura nito. Hindi siya makapaniwala na ang Cynthia na minahal niya noon ay siya ang Cynthia na nakaharap niya. She used to be so sweet, pero ngayon ay... Shit, Trina! Bakit hindi mo sinabi na Cynthia pala siya? Galit na baling niya sa kapatid. Cynthia? As in your Cynthia? Hindi naman makapaniwala ang tanong naman nito. Yes! I didn't know. Hindi ko alam na Cynthia ang name niya. Everybody calls her Cynth. How was I supposed to know, kuya? Are you sure? Nakahawak sa ulo ang tanong nito. Yes, I'm sure. Kaya pala niya ako hiniiwasan. I should have known. What is happening here? Nagugulan pa rin tanong niya. Di ko rin alam. Nalulumo niya tinalikuran to at wala sa sariling tinungo ang kanyang kotse. He could not help but remember the past. Pare, nakikita mo ba yung tisay na ubod ng kinis na yan? Ani Don kay Manny. Pasimple lang nitong tinuro sa kanyang babae na kasama ng grupong nagpe-perform sa stage ng auditorium. Wala sa loob na tumango siya. Iyan si Cynthia. Inaasaran niya ng kapatid ko. Anito na ang tinutukoy na kapatid ay ang kaklase ni Cynthia na si Wanda. At bakit naman naasar dyan si Wanda? Baka naman naiingit. Singit ni Wendell sa usapan na napapagitnaan siya ng mga to. Hinampas ni Dondon ang notebook ang ulo ni Wendell. Pare, sabi ni sis, masyado raw straight yang si Cynthia. Masyado raw mapapel kaya bad trip sila dyan. Dagdag pa ni Dondon. Mukha naman talagang straight. Mga pare ko'y aniya habang tinititigan ng babae. Pare, bibigay sa'yo yan. Ikaw pa? May halong panunokso na sabi ni Wendell. Pustahan na yan. Singit ni Red na katabi naman ni Wendell sa usapan. Pupusta ako pare. Hindi yan bibigay sa'yo. Ani Dondon. Ako rin. Tansya ko hindi ka papansinin yan eh. Teka, wala naman ako sinasabing papansinin ako ah. Sabi ko nga, di ba mukhang straight? Protesta niya. Natakot mga pare ko eh. Natatawang sabi ni Wendell at nagtabanan ng tatlo. Pakiramdam niya ay nasaling ang kanyang pride. Sige, pustahan kong pustahan.
sang-ay niya sa mga to. Ayos, tigli 5,000 kami kapag hindi ka pinansin. At kapag pinansin ka, tigsa 10,000 ang sayo. Paluwalag naman ni Don Don. Nang matapos mag-perform ang grupo ni na Cynthia ay nilapitan kagad ni Manny ang dalaga. Para sa kanya mas maganda pala ito sa malapitan. Hindi na siya nag-aksay ng panahon at nagpakilala siya rito. Napagtanto rin niya na hindi pala ito sa plata dahil pumayag ito na makipagkilala sa kanya. Nagkamali siya sa pagpayag sa pustahang yon. Dahil akala niya kapag nakilala na niya to ay matatapos na yon. Ipapapala ang nais sa mangyari ng mga kaibigan niya. Panay kantsawa ang inabot niya nang sabihin na ayaw na niyang ituloy ang pustahan. Wala na siya nagawa kundi umayon na lang sa kagustuhan ng mga to. Itinalinan niya ang panliligaw kay Cynthia. She was very lovable at kaagad na nahulog ang loob niya rito. He even considered being with her as one of the happiest moments of his life. And he would never ever forget the day when Cynthia became completely his. Maganda na sana ang takbo ng relasyon nila. Nang may makakita sa kanila na magpunta sila sa resort, ikinuwento naman ang mga tuyon sa mga kaibigan niya. Isang gabing hinihintay niya matapos ang rehearsal ni Cynthia, kinausap siya ng mga kamiyembro niya sa banda. Nag-conclude kaagad ang mga to na may nangyari sa kanila ni Cynthia. Itinanggi niya yon sapagkat ayaw niya na mapahiya si Cynthia. Subalit ayaw maniwala ng mga to. He confessed that he really loved her. Nanalo nga siya sa pustahan subalit hindi niya kinuha ang pera. At hindi na rin niya nakita pa si Cynthia ng gabing yon. Mula noon ay iniiwasan na siya nito. Ipinagkalat na pala ni Wanda na may nangyari sa kanila ni Cynthia. Ipinangalandakan din ito na pinagpustahan lamang daw niya ang kanyang mga kaibigan. Kahit anong paglilinaw niya sa mga pangyayari, walang naniniwala sa kanya. Alam niyang nasaktan si Cynthia sa nangyari kaya hinayaan na lang muna niya to. Iniisip niya ang palilipasin muna ng ilang araw bago ito kausapin. Subalit, bigla na lamang itong nawala. Nang puntahan niya to sa bahay ay ayaw sabihin sa kanya ng mga magulang nito ang kinaroroon na ni Cynthia. Nag-iwan na lang siya ng mensahe sa mama nito. Subalit hindi naman niya sinagot ng dalaga. Isang semestre siya na naghinto sa pag-aaral. Natuto siya uminom ng alak. Hindi niya matanggap na hindi na sila magkikita dahil mahal na mahal niya to. Alalang-alala ang kanyang mga magulang sa kanya. Matagal bago niya na-realize na he had to move on. Pinagpatuloy niya ang kanyang kurso hanggang sa makatapos siya. Pagka-graduate niya, nagdesisyon na siyang pumunta sa Maynila upang kahit papaano mabawasan ang pangungulila niya kay Cynthia. Nagkaganon man ay hindi pa rin ito nawawaglit sa kanyang isip. Tuwing uuwi siya sa San Gabriel ay pinupuntahan niya ang bahay nito. Ngunit lagi naman siyang nabibigo dahil wala siyang impormasyon na makuha mula sa mga magulang nito. Nawala na siya ng pag-asa kaya nagdesisyon na siya na hayaan na lang si Cynthia. Iniisip niyang marahil, hindi naman siya talaga mahal nito. Natiis itong hindi siya makita kahit na gumawa siya ng paraan upang makapagpaliwanag dito. Ang pagsisisi niya ay unti-unti nang napalitan ng galit para sa dalaga. Narealize niyang hindi malalim ang pag-ibig nito para sa kanya dahil mabilis siya nitong nilimot. At sa pangyayaring yun, namuhi na siya sa mga babae. Kahit pa mga ito na ang lumalapit sa kanya, isa lang ang pinag-alayan niya ng kanyang puso. Ngunit sakit pa ang idinulot niyon sa kanya. Takot na siyang umibig pang muli. He was still struggling to survive. Samantalang, baka si Cynthia ay masaya na kung saan man ito naroroon. It had been so long. He thought he was finally starting to get over her. Minsan na lang kasi niya ito naalala. Until now. Sumakay na si Manny sa kotse niya at binusinahan si Trina. Chapter 4. Maaga nagpunta si Cynthia sa Hard Tune, ang production outfit niya na nasa Makati. Hindi siya mapakali dahil patuloy ang pagsingit ni Manny sa gunita niya. He was still good looking. Ang gwapo mukha nitong bumigani sa kanya noon ay taglay pa rin ito hanggang ngayon. Sa pagkakaalam niya, isa na itong successful architect. Ngunit bakit ganoon ang ayos at pananamit nito nang magkita sila nito sa bar? She wondered kung may asawa na ito. Damn! Napastuloy niya ang mesa sa iniis sa sarili. Saglit siyang pumikit upang kahit na konting sandali ay maglaho ito sa kanyang isip.
Nang mahamig niya ang sarili, binuhusan niya ang maghapon sa pagtatrabaho. Nang matapos siyang lahat ng dapat niyang gawin sa opisina, umuwi na siya sa bahay. Pagdating niya ay nahiga siya sa kama upang magpahinga bago pumunta sa isang bar kung saan may gig ang Fever. Ngunit bigla siyang nagdalawang isip kung tutuloy pa ba siya o hindi. Naisip niya baka naroon na naman si Manny. Hindi niya malaman kung paano niya ito pakikiharapan. Sa tubig nakikita niya to ay galit ang lumulukob sa kanyang pagkatao. Sa huli, nanaigdi na pagnanais niyang makitang na-perform ang banda. Isunod niya ang usual getup niya. Black pants at cotton t-shirt na may zebra print. Knee-high boots at trench coat. Isunod din niya ang lahat ng silver accessories niya. Kahit bagya siya na na-confused sa kapal ng makeup niya ay wala siyang pakialam. Who cares? Samantala, kanina pa tinititigan ni Manny ang layout ng isang building na nasa harap niya. Hindi niya yun maaprubahan dahil balaro ng kanyang isip. He could not concentrate. The memory of Cynthia was still vivid in his mind. Hindi niya alam kung ano ang iisipin dito. Ayon kay Trina ay dalaga pa rin to. It only meant one thing. Baliwala na siya rito. Wala siya nakitang reaksyon mula rito ng aksidente makita niya to sa club ng nagdaang gabi. Baliwala pala lahat ng mga isiniwalat niya sa sulat na ginawa niya para dito. Humingi siya ng kapatawaran dito at ipinagtapat kung gaano niya to kamahal. Nahanda niyang gawin ang lahat, mapatunayan lamang na wagas ang pag-ibig niya. Nagmukha lang pala siyang tanga sa kanyang ginawa dahil kinalimutan na siya ni Cynthia. Naikuyom niya ang kanyang kamao. Maya-maya tinawagan niya si Trina at inalam kung saan gaganapin ang susunod na gig ng bandang minamanage ni Cynthia. Navy blue na polo ang patalong maong ang sinuot ni Manny. Wala siyang balak na isuot muli ang trench coat at dog collar. Kinausap niya si Trina at ipinaliwanag kung bakit hindi na to dapat ituloy ang nais niyang ipagawa sa kanya. Mabilis naman itong nakaunawa dahil batid naman ito ang istorya nila ni Cynthia. Nag-ahit siya at nagpabango. Pinahiran pa niya ng gel ang kanyang buhok. Nais niyang ipamukha kay Cynthia na masaya siya na hindi siya naapektuhan ang iwan siya nito. Hinagod niya ng kamay ang buhok bago tumuloy. Hi there, Cynthia. Pakiramdam ni Cynthia ay nanigas ang kanyang katawan nang marinig ang tinig na yon. This time, ilang may bahid ng galit sa boses nito. Automatikong tumaas ang kilay niya nang harapin ito. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa paghit-hit sa sigarilyo. I see you've changed. You drink and smoke now? Anitong naupo sa tabi ng silya. Will you leave me alone, Manny? Naaasar naman yung baling dito. Bakit? Nahiya ka ba sa akin? Sarcastic ko naman tanong nito. Tumaas ang dalawang kilay niya. Magkapit ka kaya para tubuan ka ng nervyos. Unti-unti nang nag-iinit ang kanyang ulo dulot ng presensya nito. Baka ikaw ang kinukulang sa kape. Ano ba talagang ginagawa mo rito? Why are you invading my turf? Galit na tanong niya rito. Your turf? Hindi ba't wala ka namang hilig sa mga banda? I guess it's safe to say that you are the one invading my turf. This is my turf. It's my band who's going to play later. And I can throw you out anytime I want to. Kilala ko ang may-ari ng club. Umuusok na yata ang ilong niya sa galit. Inasmuch as she wanted to keep her emotions to herself, hindi naman niya magawa. Ayaw niyang makita ni Manny na apektado siya subalit paano naman niya maitatago ang galit na akala niya ay lumipas na. But of course, you won't do that. At bakit? Pinandilatan niya ito ng mga mata. May atraso ka pa sa akin. You owe me one, Cynthia. I owe you nothing. Napatayo na siya sa sobrang galit. Tinalikuran na niya ito at takman na nga alis nang bigla siya nitong pigilan sa braso. Pili siya nitong pinauupo. Kahit anong pagpupumiglas niya ay wala siyang nagawa dahil tila baka lang kamay nito na pumipigil sa kanya. Don't call me something, Cynthia. Hindi mo pa alam kung paano ako mag-aalit. Don't try my patience. Just sit down and don't make a scene. Mariutos nito. What do you want? Marinding sabi niya rito. You seem to be enjoying what you're doing, Cynthia. Masaya ba talaga sa trabaho mong to? Puno ng sarkasmo ang tono ng pagtatanong nito. Why do you ask such senseless questions? And why the sarcasms? Dinadaan mo ba sa galit ang guilt mo? Don't worry, Manny. Matikil ko na kinalimutan ang lahat.
I know. Alam kong matagal mo nang kinalimutan ang lahat. And I'm here to remind you of the mess you left when you went away. I see. Alam kong susunod mong sasabihin. I've heard that before. It's a song. Hanggang ngayon pala mahilig ka pa sa mga litanyang walang originality. Pang-insulto na sabi niya rito. You've changed so much. Why do I have this feeling that I didn't you know at all? Because you really didn't know me. Manny, it's been so long. You got what you wanted from me and it was worth 5,000 pesos. Looked like a fair deal to me. What else do you want? Closure. Seryoso naman na sabi nito. Closure? Nagpapatawa ka ba? Ikaw ang tumapos ng lahat. Tapos ngayon, you want me to give you closure? Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. After all those years, hindi pa ba malino rito ang lahat sa kanilang dalawa? Bigla tong hindi nakaimik. You mean to say, you blame me for leaving? You blame me for leaving without closure? Itinaas pa niya sa ere ang kamay at gumuhit ng panipid doon na ang ibig sabihin niya ang salitang closure. Is that it? Hindi pa rin kumibo si Manny. So that explains the sarcasm. That explains your misplaced anger. You're unbelievable. Matinding galit na ang nararamdaman niya at kitang-kita yun sa mukha niya. Natigilan si Manny. Have you read my letters? No, at bakit pa? Nakataas ang kilid na sagot niya at muli itong natigilan. Cynthia, I'm so sorry. As I said, it's been so long. Just leave me alone. Napapuntong hininga muna to bago tuloy ang umalis. Sa kaunahang pagkakataon, mabilis na nagunahan ang mga luha niya sa pagbagsak. Hindi na inumpisahan ni Cynthia ang set ni Nakiel dahil hindi na niya mapigilan ang patuloy na pagbalong ng mga luha niya. Pinagtitingin na siya ng mga tao sa bar kaya nagpa siya na siyang umuwi. Hindi pa rin siya makapaniwala na nabaliwala lamang lahat ng ginawa niya para sa sarili. Akala niya matigas ang damdamin niya na wala na ibang pwedeng makapenetrate doon, na nawala na siya ng emotions. But there she was, crying like a baby. Tila mga preso na nakawala sa bilangguan ng iba't ibang emosyon ang naramdaman niya ng mga sandaling yun. Galit na galit siya kay Manny dahil siya pa pala ang sinisisi nito sa mga nangyari sa kanilang relasyon. She left San Gabriel because of him. Tiniis niyang mabali pati sa kanyang mga magulang dahil sa kanyang tinamo niya na ito ang dahilan. Nagalit din siya sa kanyang sarili. She was not supposed to feel anything. Pero bakit naawa siya sa sarili? How she hated people na mahilig mag-self-pity? But that was exactly what she was doing right now. Na mga sandaling yun ay damang-daman niya ang kalungkutan. Sa sobrang sakit na naranasan niya ay mas pinili niya mag-isa. And it made her stronger. Na wala nang pwedeng manakit sa kanya. It had been that way for so long. Everything was fine. All was well until the very man who made her the way she was now came back. At akala niya matatag na siya. Pero sa sandaling nakita niya ulit si Manny, nagpa siya saya. Damn it! Manny, you belong to the past and you should stay there. Matagal lang hindi umiinom si Manny, ngunit ang mga sandaling yun ay alak ang kaulayo niya. Huli niyang ginawa yun ang umalis si Cynthia ng San Gabriel. At ngayon, ito na naman ang dahilan kaya niya inilabas ang alak. Hindi niya akalaing darating pa rin ang pagkakataong iinom siyang muli. Sinunod-sunod pa niya ang pagsalit at pag-inom ng alak. Matinding init ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Kuya, anong ginagawa mo? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Trina na kararating lamang. Hindi siya umimik. Nakita niya nagmamadali nitong dinampot ang mga gamit na babasagin sa kanilang sala. Natatakot marahil to na baka magwala siya. Stop that, Trina. Hindi ako magbabasag. Nairitang saway niya sa kanyang kapatid. Are you sure? May pagdududang tanong nito. Just go upstairs at magpahinga ka na. Utos niya rito. Ngunit sa halip na pumanhik sa itaas ay lumapit at umupo sa kanyang tabi. I'm sorry, kuya. Honestly, I didn't know. Hingin pa umanhin nito. It's alright, Trina. Mabuti na rin na nakita kaming muli. She didn't read my letters. All the while, I thought pinagtatawanan niya ako. I've wasted so much time, Trina. I really don't know what I've do. Parang pangangapusan siya ng hininga dahil sa bigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Bakit hindi mo subukan ligawan ulit siya? So, question nito.
Nakakaya sa kanya. Ikaw na din ang nagsabi, you've wasted so much time already. Bakit naman masasayang ka pa ulit ng panahon? You think so? Alanganin tanong niya. I know so. Ano ka ba? Tumayo na to at inagaw sa kanya ang baso ng alak. Trina, get on your butt, go upstairs and try to get some sleep. Bukas ay puntahan mo siya. Abala si Cynthia sa kanyang opisina. Kung maari nga lamang hindi na siya magpunta roon ay mananatili lamang siya sa bahay upang magpahinga. Masakit pang ulo niya dahil sa puyat. Umaga na halos na makatulog siya. Bahagya pa namumugto ang mga mata niya. Malapit na ang major concert ng Fever. At iyon ang pinakamalaking concert na ipuproduce niya kaya kailangan niyang ito na pagtuunang pansin at asikasuhin. Nakahinga siya ng maliwag nang matapos ang nakakabagot na meeting niya sa isang sponsor ng naturang concert. Hapon na yun kaya naghahanda na siya sa pag-uwi na magsalita ang kanyang assistant sa intercom. Sin, may naghahanap sa'yo. Papapasukin ko ba? Ani Jen. Naisip ko agad niya na baka isa yun sa mga nagpa-reserve ng tickets. Pinindot niya ang button ng intercom at sinabi dito na papasukin na yun. Nabitawan niya ang tangang isang bungkos ng tickets na makita ang pumasok. Si Manny. Hi Cynthia. Nakangiting bati nito sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Galit niyang tanong. Bumibisita. Naupo na sa silang nasa tapat ng kanyang mesa. Bakit pa? I told you to leave me alone. Tinaasan na niya ng boses kahit pa nalalambot na ang kanyang mga tuhod. How she missed those smile. Yeah, you told me to leave you alone but I can't. Inabot nito sa kanya ang tatlong mga video for you. At napapantas si Conte tinignan niya ang binigay nito. Ever After, Nothing Hill, Sweet November. Para sa mga to? Nagtatakang tanong niya rito. Para sa'yo, I wanted to give you flowers kaya lang baka hindi ka mahilig. Yan na lang, I know you like Drew Barrymore, Keanu Reeves and Julia Roberts. Well, I've changed. I now love violent films and hate love stories. Ibinalik niya rito ang mga yon. Tell me Cynthia, am I the reason why you've changed? Seryosong tanong nito. Bigla naman siya natigilan. Just go away. Tumayo na siya. Nang hindi ito tuminag ay dinampot niya ang kanyang bag at nagmamadaling lumabas ng pinto. Nagulat pati si Jenny dahil muntik na sila nitong magkabungguan dahil sa pagmamadali niya. Why couldn't this man just leave her alone? Pabibilis ang mga hakbang niya na lumabas doon. Cynthia, habol sa kanya ni Manny. Inignoran niya to. Tuloy-tuloy siya sa loob ng elevator. Kagad niya pinindot ang buton upang sumara na yun sabalit naging maagap si Manny. Pinigilan nito ang pagsara ng pinto kaya nakapasok din to sa loob. Nais niyang lumabas doon sapagkat walang ibang naman ang elevator kundi silang dalawa lamang. Humalikip-kip siya at tinon ng atensyon sa itaas na bahagi ng pinto ng elevator. Naiinis siya dahil kay bagal lang pagbaba niyon. You can pretend that I'm not there. Bulalas ni Manny. Hindi naman siya umimik at inip na tinapik-tapik pa niya ang kanyang braso. Hindi bagay sa iyo ang suot mo, masyadong wild. Hindi pa rin siya umimik. Kiber mo. Sigaw ng isip niya. I have a story to tell. I once fell in love with a girl named Cynthia. She was so sweet and nice. I can still remember that memorable day we shared at this cottage. It wasn't really a nice cottage, but her presence made it seem like. Hindi na siya nakatiis at naikuyom niya ang kamay at buong lakas sa sinintok sa mukha si Manny. I've been wanting to do that for a long time. Galit na sabi niya. Bakas naman sa mukha nito ang pagtataka. Bumukas ang pinto ng elevator at lumabas siya at patakbong tinungo ang nakaparada niyang kotse sa car park. Mabilis niyang pinindot ang kilay sa entry niyon at pagsakay niya ay mabilis siya itong pinaharurot. Napapangiti namang pinunasan ni Manny ang dumugo niyang ilong. Yun ang nais siyang gawin ni Cynthia sa kanya. Ang ipadama nitong galit sa kanya. Sa nakita niyang reaksyon nito, narealize niyang kulang pa yon sa lahat ng sama ng loob na naidulot niya rito. Hindi maalis sa isip niya na tanungin ito kung siya ang dahilan ng pagbabago nito. Hindi ito nakasagot at isa lang ang ibig sabihin niyon. I'm going to bring back my sweet Cynthia. Malakas sa tunog ng alarm clock ang gumising kay Cynthia. Bumalik pa siya ng higaan. Sa puwang ulo na bumalik siya sa pagkakahiga at parang binibiyak ang ulo niya.
Pakiramdam niya ay pumipitik ang sentido niya sa nadaramang pagkahilo. Alas 3 na madaling araw na makatulog siya. Hindi kaagad siya dinalaw ng antok dahil sa nangyari sa kanila ni Manny sa elevator. Pagdating niya kagabi, nagpupuwis pa siya sa galit dahil ipinamukha ni Manny sa kanya ang tungkol sa nangyari sa kanila noon. Ano pa bang gusto nitong mangyari? Matagal din niyang binaunang lahat dahil ayaw na niya yung maalala. Kailangan na niyang bumangon ngunit nagpalipas muna siya ng ilang minuto bago pinilit ang sariling tumayo. Sapo pa rin niya ang kanyang ulo nang dumiretso siya sa kusina. Nagtimpla siya ng kape. Nang maubos sa iyon ay kaagad niya siyang naligo at nagbihis. Kailangan niyang pumasok sa opisina dahil may meeting sila sa major sponsor sa concert ng Fever. Nang buksan niya ang pinto, bahagya pa siyang nagulat. Nang muntik niyang matapakan ang isang bouquet ng mga bulaklak sa kanyang doorstep. Kinuha niya yun at binasa ang card. "Cynthia, I'm sorry to disappoint you, but I'm not going to leave you alone. Ever. Manny." Lalo sumakit ang ulo niya pagkabasa niyon. Bago siya sumakay sa kotse at ibinato niya ang bouquet sa basurahang malapit sa kanilang gate. Chapter 5. Sumasakit pa rin ang ulo ni Cynthia pagdating sa opisina. Hindi tuloy siya makapag-concentrate sa meeting niya sa marketing manager ng isang brewery. Ang beer na produkto ng kumpanya ay ang major sponsor sa gaganaping concert ng Fever. Hindi niya maintindihan ang sinasabi nito na lalo niyang ikinainis. Idagdag pa ang masangsang na pabango nito. Tango lamang siya ng tango para madali ang usapan. Anyway, nakarecord namang lahat ng usapan nila at mamaya na lang na yun babalikan. Nang matapos ang meeting, pagod na siya. Nais na sana niyang umuwi, subalit marami pa siyang asikasuin sa opisina, kagaya ng mga karagdagang order ng tickets. Nag-meeting pa siya kasama ang head ng technical staff. Alas 6 na siya natapos kaya nagpasya siya na maidlip sandali. Ayaw kasi niyang salubungin ng heavy traffic. Hindi pa man niya naipipikit ang mga mata. Bumukas ang pinto at iniluan niyang si Manny. Nais niyang magtaray subalit wala na siyang lakas upang gawin yon. "Please go away," mahinang sabi niya kay Manny. "Are you okay?" Lumapit sa kanya at dinama ang noon niya at tinabig niya ang kamay nito. "Leave now," nalalambot na sabi niya. "You're sick, Cynthia. I'll take you home." "No, leave me alone." Natigal ang anumang sasabihin niya nang pangkuhin siya nito. Para siyang papel na binuhat ito ng walang kahirap-hirap. "Ibaba mo na ako, please lang," anas niya. Hindi na niya ito kayang pigilan sa ginagawa nito dahil nalalambot na talaga siya. "I'll take you home," pinalitong sabit naglakad na palabas ng opisina. Nakatapat ang mukha niya sa dibdib nito at hindi niya malaman kung kaninong tibok ng puso ang naririnig niya. Amoy na amoy niya ang swabing cologne nito. Nahahalina siya sa amoy na yon na parang nais niyang ibaon ang mukha sa katawan nito upang lalo niya yung maamoy. Nais niyang manatili na lamang sa mga bisig nito. "I must be really sick." Saglit siya nitong itinayo habang binubuksan nito ang kotse. Inilalayan siya nito makapasok doon. "Yung kotse ko." "Shh, just get in," utos nito sa kanya. Nang makapasok na siya sa loob ay sumakay na to sa driver's seat. Hinaplos muna nito ang pisngi niya bago in-start ng kotse. "Sleep," utos pa nito sa kanya. Animo isa siyang paslit na walang atubilin ay pinikit ang kanyang mga mata. Nagtaka si Cynthia ng mabatid na nakahiga na siya sa kanyang kama. Ang huli niyang naalala ay nang pangkuhin siya ni Manny at isakay sa kotse nito. Bumukas ang pinto at tumambad niya sa kanya. "Kumain ka muna bago ka uminom ng gamot." Nakangiti ito nang umupo sa gilid ng kama. Humarap niya sa kanya na tangan ng plato na napapatungan ng umuusok na sopa sa mangkok. Napansin niya nakalilis na ang nakatakin itong polo sa pantalon. Pati ang mga manggas nito ay nakatupi na hanggang siko. "Okay na ako, salamat. Now, please go." Bahagya pang umiikot ang paningin niya. Hindi siya makapaniwala na talaga nangyayari yun. "Huwag matigas ang ulo mo," sabay nito sa kanya at pinuno nito ng sabaw na sopa sa kutsara at hinipan iyon. Mayamay tinapat iyon sa bibig niya. "Open up, sweetie," nakangiting sabi nito. Nais siyang batukan ang sarili nang buksan nga niya ang bibig at isubo ang kutsara. "Ano ba nangyayari?" Mahilo-hilo pantanong niya sa sarili. Nang malasahan niyang sopas ay saka naman kumalamang sikmura niya.
Noon niya naalala na hindi siya nakakain ng hapunan nung nagdaang gabi dahil sa sobrang pagod. Pakiramdam niya ay namula ang mukha niya sa hiya at tila dalawang buwan siyang hindi kumain dahil sa lakas ng pagkalam ng kanyang sikmura. Nakangiti lamang to habang panay ang subo sa kanya ng sopa sa hinihigop naman niya. Nang maubos niya yun ay binuksan ni Manny ang foil na kinalalagyan ng tabletas. Dinampot din ito ang base ng tubig na nakabatong sa side table niya. Aktong isusubo nito sa kanya ang tabletas ng matauhan siya. Inipo niya natitirang lakas at inagaw ang tabletas sa kamay nito bago sinubo. Akin na! Anyang tinutukoy ang baso ng tubig. Inabot naman yun sa kanya ni Manny na nakangiti pa rin. Na mga sandaling iyon ay gusto niyang maglaho sa harap nito. Hindi niya mapaniwalaan ang sarili na pumayag siya magpasubo na parang bata kay Manny. You can go now. Bakit mo tinatakpan ang makeup pa mukha mo? Look at you now. Ang ganda-ganda mo kapag walang makeup. Anito na nakatitig lamang sa kanya. Noon lamang niya naalala na hindi nga pala siya naglagay ng makeup dahil sa pagmamadali niyang makarating agad sa opisina. Ano pa ba ang kailangan mo sa akin, Manny? Hindi to sumagot bagkos ito mayuto at lumabas na ng silid. Akala niya umalis ito sabalit hindi nagtagal ay muli na naman itong pumasok sa kanyang silid. May tanga naman itong maliit na palanggana. Agad niyang naalala na ang palanggana ng iyon ang pinagbababara niya ng mga panties niya. Minsan, dahil sa pagod ay kinatatamaran niya yung laban sa gabi, kaya binababad muna niya yon. Anong ginagawa mo sa... Hindi niya maituloy ang sasabihin. Saan? May kapilyuhan tanong nito. Sa panties ko. Natawa naman na malakas si Manny. Nilaban ko na, dadalawa lang naman eh. Saka maliit lang naman. What? Bakit mo ginawa yun? Tatayo sana siya sabalit kaagad siyang nakadama ng pagkahilo. At muntik na siyang mabuhal. Mabuti na lamang at napakapit siya sa headboard ng kama. Maagap naman ito nakalapit sa kanya. Ikaw kasi eh. Alitong dinamapa ang noon niya. Dinampot nito ang thermometer na nasa side table. At walang anumang itinaas ito ang kalimang braso niya at inipit yon sa kanyang kilikili. Maya-maya inalis ito yon sa pagkakaipit at tiningnan. Bumaba na ang lagnat mo. Pagkatapos yun ay tinungo ni yon ang banyo niya na kadugdog ng kanyang silid. Maya may lumabas itong muli ron. Halos mapuno ng tubig ang maliit na palanggana. Nang may lapag ang palanggana, binuksan naman nito ang closet niya at kumuha ron ng face towel. Di yata pinakailaman na nito ang buong bahay niya. Nakapagluto na si baba. Nakakuha na ng gamot sa medicine cabinet niya at nilaban pa ang panty niya. Ngayon naman walang anuman na pinakailaman ng closet niya. Gisong-gusa niyang magprotesta pero tumindi ang sakit ng kanyang ulo. Minabuti na lamang niyang mahiga. Inilubog ni Manny ang face towel sa palanggana at lumapit sa kanya. Pinigayot pinatong sa ulo niya. You need to change your clothes. Pinagpawisan ka na. Hindi pa. Tanggi niya. Hindi niya kaya magpalit ng damit at ayaw niyang tulungan siya nito. Ano siya? Sinuswerte? Pinagpawisan ka na. Basta nang pawis ng kilikili mo. Walang anuman na sabi nito. Namula mga pisngi niya, marahil lang ipasok nito ang termometer sa kanyang kilikili ay nakita nitong pawis na yon. Hindi siya papayag na naroroon ito kung magbibihi siya. Pawis na? Giit pa nito? Hindi pa? At natawa ito ng malakas. Hinawakan nito ang kamay niya at itinaas yun. Ayan no, basa na. Hmm? Namula na naman ang pisngi niya. Lalo tuloy siya pinawisan dahil kinakabahan siya. Tumayuto at muling binuksan ang closet niya at naglabas ito rin ng isang tie-dye na duster. Aktong ibababa nito ang kumot na nakatakip sa katawan niya na magsalita siya. Kaya ko na. Inignoran nito ang sinabi niya at binaba pa rin nito ang kumot. Inalis ang bimpo sa ulo niya at inilublob yon sa tubig bago pinika. Walang anumang pinunasan nito ang mukha niya. Pagkatapos sa kanyang liig, isinunod din nito ang mga braso niya. Huminto ito sa ginagawa sapagkat suot pa rin niya ang sleeveless top niya. Kaya ko na. Sige, lumabas ka muna. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa anyo nito. Pagkaraan ito maligot sa kanya. Dito lang muna ako. Kapag hindi mo kaya, you can call me. Kaya ko nga eh, lumabas ka muna. Utos niya rito. Hindi ako aalis at huwag ka mag-alala, hindi naman kita sisilipan. Wala siya nagawa kundi talikuran din to. Talaga nanghihina pa siya at wala siyang lakas para paalisin si Manny.
Pilit niyang hinubad ang damit, sabalit hirap na hirap naman siya. Pakiramdam niya tuwing mababali sa likod niya ang kama, binibiyak ang kanyang ulo. Sa puno niya ang kanyang ulo at ang damit niya ay nakataas na hanggang sa kanyang tiyan. Lumingon nito na bakas ang pag-aalala sa kanya. Ang kulit kasi. Ito na ang nagtuloy sa paghuhubad ng kanyang damit. Hindi nito kinalagang hook ng kanyang bra, bagkos binaba nito ang strap niyon upang mapunasan ang kanyang likod. Pagkatapos, ay ang pantalon naman niya ang hinubad nito. Gusto yun man niyang magprotesta ay hindi na niya nagawa. Tila baliwala rito kahit nalantad ng katawan niya sa harap nito. Baka isipin pa nito na nagpapahiwatig siya. Pinunasan siya nito at pati kilikili niya ay pinasadahan nito ng basang pimple. Nang maisuot nito sa kanyang duster, saka nito tinanggal ang hook ng kanyang bra at hinubad yun. Inilipag nito yun sa side table. Nang may ayos na ito, ang suot niyang duster na hanggang tuhod, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit nagkamali siya dahil pinasok nito ang magkabilang kamay sa ilalim ng duster niya. Naramdaman niyang binabanan nito ang kanyang panty. Anong ginagawa mo? Nag-aalala ang tanong niya sa nangihinang boses. Ipikit ako. Anitong pumikit habang dahan-dahan pa yung binababa. Nang mahubad na nito yun ay tuminungo nitong muli ang closet niya para kumuha ng panty niya. Nakapikit ulit na sinuot yun ang binata sa kanya at kinimutan din siya nito. Nang matapos ay nakangiting bumaling na sa kanya. Sleep now. Utos nito na tinalikuran na siya. Tangay nito ang mga pinaghubaran niya nang lamabas ito ng kanyang silid. Naiwan siyang tulala. Hindi niya maisip na nakaya niya itong gawin. Kahit papaano'y nagdulot sa kaginhawaan ng ginawa nito. Hanggang sa hindi na niya napigil ang mga mata sa pagpikit. Nang magising si Cynthia kinabukasan, hindi na masakit ang kanyang ulo, magaan ang kanyang pakiramdam. Agad siyang bumalik sa pagkakahiga at dali-dali niyang sinuot ang roba bago lumabas ang kanyang silid. Kailangan na niyang palayasin sa bahay niya si Manny kung sakasakaling naroroon pa to. Subalit, pagbaba niya sa sala ay wala na to. Isang note lamang ang iniwan nito sa ibabaw ng center table niya. Dear Cynthia, I really wanted to be here when you wake up but I'm needed at the office. Anyway, you're doing fine already. I've prepared breakfast. Nasa microwave oven. I went back to your office last night and took your car keys from your bag. Nasa garage ng car mo. Manny. Nangihinang napaupo siya sa sofa. Tumayo siya at binuksan ng microwave. Gaya ng sinabi ni Manny, may breakfast nang nakaprepare ron. Fried rice, fried egg at hot dogs. Sa nakita ay biglang kumalamang tiyan niya. Inilabas niya ang pagkain mula rin at kumain siya. Hindi niya na namaster ang pagluluto ng hot dog. Bakit parang mas masarap yata ang hot dog kapag niluto ni Manny? This is crazy. Tinapusin niya ang pagkain tumakit na muli sa kanyang silid. Hi! Isang gwapong-gwapong Manny ang nabungarin ni Cynthia sa kanyang pintuan ng gabing yun. Ubod ng tamis ang ngiting nasa mga labi nito. Nangihina ang kanyang mga tuhod kaya naman agad niyang naisara ang pinto. Subalit hindi pa man lumalapit yun ay naiharang na nito ang kamay nito sa gilid niyon. Not so fast, Cynthia. Nakangiti pa rin sabi nito na tuluyan ang binuksan ng pinto at walang anumang pumasok sa loob ng bahay niya. Napaurong siya. Natatakot siya rito sapagkat hindi niya kayang kontrolin ang mga pangyayari tuwing nasa paligid niya to. Hey, wala ako nakakahawang sakit. Anitong lumapit sa kanya. Tuluyan na siyang napaurong at hindi niya namalayan na nasa likod na pala niya ang nakausling sanga ng artificial na halaman sa gilid ng sofa. Natusok niyo na pangupo niya. Aray! Impit na daing niya habang nakahawak sa pangupo niya. Sa pagkataray tayo natabig pa niya ang side table. Umalog ang nakapatong na babasaging face stone. Mahuhulog sana yon. Mabuti na lamang at naging maagap si Manny. Nasalo nito ang face subalit nadupilas naman to sa makintab na sahig. Napaupo to sa sahig nang hindi sinasadyang masipa ang paa niya na naging dahilan para mawalan siya ng panimbang. Hindi naman siya kagad nakakuha ng support na sa dingding sapagkat sa pupa niya ang pangupo. Bumagsak siya sa ibabaw nito. A very awkward picture. Napahiga to na hawak pa rin sa tapat ng dibdib ang face habang siya naman ay nasa ibabaw nito. Kaunti na lang ang pagitan ng mukha niya sa mukha nito. Ang face lamang ang nakapagitan sa kanila. Cynthia! Anito na hapulisin ang kanyang mukha subalit kaagad na siya natumayo. This is all your fault. Sisin niya rito.
Tumayo na rin si Manny at pinatong ang face sa side table. Masakit pa ba? Tanong nito sa kanya. What do you think? Asik naman niya rito. Let me look at it. Pilyong sabi nito. Look-lookin mong mukha mo. Ano ba ginagawa mo rito? Pwede ba, Manny? Huwag mo na ako istorbohin. Nananahimik ako rito at ginugulo mo ako. Pinandilatan niyo ito ng mga mata. Imbis na umalis ay tumawa pa ito at binaliwala ang sinabi niya. Naupunta sa couch at inabot nito ang remote control ng TV na nakapatong sa center table at parenteng binindot iyon. What do you think you're doing? Nakapamewang niyang tanong rito. Watching TV. What do you think? Ano ang hindi lumilingon sa gawin niya. Hinubad nito ang sapatos at tinaas pang mga paas patungan ng magazine sa ilalim ng center table. Tulad ng ginagawa nito noong magnobyo pa sila habang nanonood sila ng TV sa bahay nila sa San Gabriel. Aba naman, talaga siniswerte ng isang to. Parang pag-aari niya ang bahay kung makaasta ah. Pakiramdam niya ay lumaki ang butas ng ilong niya dahil sa sobrang inis dito. Hindi naman kaya parang sobrang nang makapalang pagmumukha mo? Sarkastiko ng tanong niya rito. Ako? Bakit naman? Anitong lumingon sa kanya sabay ngiti. That killer smile again. Naisan niyang tahiin ang bibig nito upang hindi na muli pang makangiti. Just get out, Manny. Hindi na niya napigilan ang pagtaas ng boses. Why? We used to enjoy each other's company, you know? Lalo siya nang gigil sa sinabi nito. Itinuro niya ang pinto. Get out now! Come on, Cynthia. Remember, ako ang nagdala at nag-alaga sa'yo nung may sakit ka. Pangungonsensya pa nito sa kanya. At may bayad pala yun. Ano? Nakalimutan ko, magkano ba? 3,000? 5? Come on, sabihin mo sa akin para makapagbayad ako kagad. Sarcastic ang sabi niya rito. Pinatatamaan niya ito sa ginawa nito noon sa kanya. Ngunit imbes na mapahiya ay tumawa pa to. Anong tinatawa mo riyan? Hindi ka ba marunong mainsulto? Inignora nito ang sinabi niya. Magbabayad ka naman ba? Kapag dakay tanong nito. Siyempre, anong akala mo sa akin? Magkano? Taas itong tanong nito. 50,000. Biglang tumaas sa magkabila niyang kilay. Ano ka? Baliw? Ikaw lang naman ang nagsuggest na magbabayad ka eh. Sa mataas ang presyo ko. May magagawa ka? Nangahamon naman ang sabi nito. Aba, daig mo pa ang doktor sa taas ang singil mo ah. 50,000? Hanggang ngayon? Pala ay pera pa rin ang... Wala kang pera, akins will do just fine. Pinutad lang nito ang iba pa niyang sasabihit. Mataman siya nitong tinitigan. Hindi niya natagalan ang titig nito at nagbaba siya ng tingin. Wait here. Ano yung tinatalikuran nito at dire-diretsyong pumanik sa kanyang silid upang kunin ang kanyang checkbook? Kung pera ang kailangan nito para lumayas na sa mundo niya, ibibigay niya. Ayaw niya na magkaroon ng utang na loob dito. Isa pa, nasalin na nito ang pride niya. Siya pa man din na nag-offer sa nabayaran to. Tapos ay magre-reklamo siya. Anyway, 50,000 was not really that big. Commission lang na yun sa isang malaking gig ng Fever. Na makakuha ng checkbook at ballpen ay bumaba na siya. If I give you 50,000, will you not show your face to me anymore? Seryosong sabi niya rito. No, 50,000 is just for my services the other week nung nagkasakit ka. Natatawang sabi nito. How much do you need to stay out of my life? Tanong niya subalit kinakaban sa maaring isagot nito. Baka irita siya nito ng 1,000,000 at hindi niya yun kaya. 5,000,000. Baliw lang ang magbabayad sa'yo ng ganyang kalaki. Sinulatan niya ang cheque at pinirmahan yun. Here, inabot niya ang cheque dito. Siguro naman wala na akong utang na loob sa'yo. Sarkasikong pahayag niya. Kinuha naman yun ni Manny. Sa ginawa nito ay hilihim siyang nalumo na hindi niya kayang ipaliwanag. Ano to? Cheque? Nakakunot noong tanong nito. Ano pa ba sa tingin mo? I'm sorry pero hindi ako tumatanggap ng cheque eh. Nakakaloko ang ngiting sumilay sa mga labi nito at ipinatok nito ang cheque sa ibabaw ng mesa. Pes, wala akong cash. Ngayon, pwede ba umalis ka na? Nakalikip-kip na sabi niya rito. Tumayo na to, sabalit imbes na lumabas ang pinto ay lumapit na sa kanya. Naisin man niyang umurong hindi niya magawa, sapagkat dingding na ang nasa likuran niya. Nang makalapit na sa kanya,
Tinukod nito ang magkabilang kamay sa dingding. Nakulong siya sa pagitan ng dibdib nito at ng pader na kinasasandalan niya. Natumingi siya sa mukha nito. Nakangiti ito at haba nakatitig sa kanya. "Why do I have this feeling that you're afraid of me, Cynthia?" "I'm not!" Tanggi niya at nais siyang batukan ng sarili sa pagkautal. "Pasensya ka na kung hindi ako tumatanggap ng tsyeke. Pero huwag kang mag-alala. Makakabayad ka sa akin ngayong gabi." Hinaplos ito ang pisngin niya at hindi niya gawang umiwas. "My lovely Cynthia." Paano sasabi nito? Unti-unting bumaba ang mukha nito sa mukha niya. Tila pinako siya sa kanyang kinatatayuan. Nang lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya, ay nangalog ang kanyang mga tuhod. It was a very gentle kiss sa unti-unting lumalim. Automatiko napakapit siya sa batok nito. Panay ang haplos sa mga dali nito sa kanyang pisngi habang patuloy sa paghalik sa kanyang mga labi. Maya-may nadama niyang pagsapo ng kaliwang kamay nito sa kanyang dibdib. Sukat doon inatawan siya at naitulak niya to. "Get out!" Kulang sa galit na utos niyang iyon. Nakatungo siya dahil hindi niya to kayang tingnan. "Aalis ako, but I'll be back." Tiningnan niya to. Ngumiti ito na makitang nagtaas siya ng paningin kaya naman muli siya napatungo. Muli hinawakan ito ang baba niya at tinaas ang kanyang mukha. Aktong tatabigin niya ang kamay nito nang bigla siya nitong ginawaran ng halik sa mga labi. Split second lamang yon. Parang pinasayad lamang sa mga labi niya ang mga labi nito. "You still taste sweet, Cynthia?" Anito bago tuli ang umalis. Nalimo siya napaupo sa sofa. Nahiya siya sa kanyang inasta. Kumapit pa siya sa batok nito na parabang gustong-gusto niyang magpahalik dito. Nagmukha lamang siyang tanga. Hinawakan niya ang mga labi. "I miss that kiss." "Visit ka, Monica." Bulong ni Cynthia sa kanyang sarili. Chapter 6. Abala si Cynthia sa iba bang dapat i-prepare para sa concert ng Fever. Sa susunod na araw na yon, kung pwede lamang niyang hatiin sa gitna ang katawan niya ay ginawa niya. Magampanan lamang ang mga yon. Kung kailangan niya ng assistant ay saka panig-leave si Jen. Hindi niya sana ito papayagan. Subalit tayong dito may sakit ang ina nito at walang ibang makaasikaso kundi ito lamang. Ang iba naman niyang tauhan ay may kanya-kanya ring trabaho kung dapat gampanan. At ang trabaho ng assistant niya ay hindi niya pwedeng ipagkatiwala sa mga to. Kaya naman na nag-mitstula siyang hilong talilong sa pag-asikaso para sa concert. Hindi na siya nagpirmi sa isang lugar. Kailangan pa niya puntahan ng Fever sa venue ng concert. Sapagkat nais niyang makita ng personal kung maayos ang practice sa mga to. Hating gabi na nang siya ay makauwi. Pagod na pagod at antok na antok na siya. Pagkahinto ng kotse niya ay nakita niya si Manny na nakaupo sa baitang ng kanyang gate. Kagadong tumayo at humapit sa kotse niya. Hindi pa kasi niya yun ay papasok sa garahe na kalugnog lamang ng bahay niya. Napilitan siyang ibaba ang bintana ng kotse. "Good evening," nakangiting bati nito sa kanya. "Anong ginagawa mo rito?" "Waiting for you." "I know, pero bakit?" Nairit ang tanong niya rito. Nagkibit lamang to ng mga balikat. "Give me your keys." "Bubuksan ko na ang garahe." Kailangan pa kasi niyang bumaba upang buksan ng garahe bago niya maipasok doon ang kotse. Sa palagay niya ay wala namang masama kung hahayaan na niyang ito ang magbukas niyon at inabot niya ang susi rito. Nang maipasok ang kotse ay bumaba na siya. Nakasunod to sa kanya nang iabot ang susi. Binuksan niya ang pintuan ng garahe na tagos sa kanyang sala. "Thank you. Now I'm really tired and I want to go to bed." Baling niya rito. Nagpatiuna na siya sa front door upang buksan yon para mapilitang lumabas si Manny. Subalit na natili itong nakatayo sa gitna ng sala. Nakangiti pa ito sa kanya habang nakahalikip-kip. Nairita siya sa kinilos nito. "I don't have time for this, Manny. I'm so tired." Hindi pa rin ito tumitinag. "Please naman, gusto ko nang matulog." Pinandilatan niya ito ng mata. "Tabi tayo." Pilyong sabi nito. "Ay naku." Pabalabag na sinara niya ang pinto. "Kung ayaw mong umuwi, bahala ka sa buhay mo. Tutubuan ka ng ugat dyan pero hindi na ako bababa." Aniya rito habang papanhik sa kanyang silid. Nagulat pa siya nang biglang sumara ang pinto ng kanyang silid. Mas lalo siya nagulat nang makitang nasa loob na rin si Manny. "Anong ginagawa mo rito?" "Alam mo, hindi pwedeng pupunta ka na lang dito at aasa na para bang sa itong bahay ko."
pasigaw niyang sabi rito. Akala ko ba pagod ka na? Di matulog ka na, I'll watch over you. Ano ka, Hilo? Napapadyak na siya sa sobrang pagkapikon. Ang lakas mang asar nito ah. Natawa lamang to sa ginawa niya na hindi man lang natinag sa galit na pinapakita niya. Magaling ako magmasahe. I can massage your head para naman mawala kahit konti ang pagod mo. Kinindatan siya nito kasabay ng pilyong ngiti. Masaya ka talaga lalaki ka. Lumabas ka na at patutulog na ako. Imbes na sumagot ay naupo pa to sa isang silyang malapit sa pinto. Nakangiti pa rin to habang nakamasid sa kanya. Hindi naman niya kayang kalat ka rin si Manny palabas. Sa laki lang ng katawan nito ay lawit na ang dila niya, hindi pa rin to natitinag. Bahala ka riyan. Visit? Binuksan niya ang closet at kumuha rin ng pajamas. Nagtungo siya sa comfort room upang mag-shower. Paglabas niya ay nandun pa rin si Manny. Inirapan niya to bago padabog na nahiga sa kama. Kung ayaw mo lumayas, bahala ka. Manigas ka riyan. Nakapikit na siya. Subalit hindi naman siya makatulog. Nawala ng antok niya. Idagdag pang naapektuhan siya sa presensya nito. Hindi naman niya magawang balibalain to. Nagtalukbong siya ng kumot at maya-maya naman inalis na yon dahil naiinitan siya. Nakalimutan niyang buksan ang aircon. Paki-on nga ng aircon. Utos niya kay Manny. Narinig niya pagtayo nito at maya-maya pahaay ang mahinang ugong ng aircon. Hindi naman nagtagal ay lumabignas sa kanyang silid. Ngunit mukhang nakahaykol yata ang aircon dahil sumusobra naman ang lamig. Hinaan mo nga ng konti. Muling utos niya rito. Wala siyang narinig na pagkilos at naghintay pa siya ng ilang saglit. Ngunit wala talagang pagkilos mula sa kinaroroonan nito. Inalis niya ang talukbong at tumingi siya sa gawin nito. Sa munting sinag ng touch lab ay nakita niya na nakapikit na to at nakapaling ang ulo sa kanang bahagi ng dingding. Nauna pang nakatulog ang hinayupak. Napilitan tuloy siyang tumayo upang hinaan ang aircon. Muli niyang tilingnan si Manny. Hindi niya napigilan ng sarili kaya nilapitan pa niya to upang pagmasang mabuti. Nag-alala siya na baka magka-stiff neck to dahil sa posisyon nito. Hmm? Hayaan mo na nga siya? Sigaw ng isang tinig sa kanyang isip. Alam pa hituloy siya kung aayusin ang ulo nito o pababayaan na lamang to. Maya-maya pa ay naniigang pagkainis niya rito. Bumalik siya sa kama. Sabalit tukso namang napatingin na naman siya sa gawin nito. Nais siyang dagukan ng sarili na bumalik siya sa kinuupuan nito at iniayos ang pagkakasandal ng ulo nito. Napansin niya na nilalamig ito. Nagdalawang isip siya kung kukumutan to. Bahala na nga. Bulong niya. Tinungo niya ang closet at naglabas to ng kumot. Bumalik siya sa upuan ni Manny at kinumutan to. Tatalikod na sana siya na biglang hawakan nito ang braso niya. Bahagya pa siyang napatalon sa pagkagulat. Sabi ko na nga ba eh, hindi mo ako matitiis? Nanunoksong sabi nito. Gusto niyang ipulupot ang kumot sa leeg nito. Baka lang ka kung mamatay ka sa lamig, eh di konsensya ko pa. Pasupladang sabi niya. Asus? Sige na po magandang miss, matulog ka na. Baka hindi ako makatiis, lalo kang hindi makatulog. Makuhuligang sabi nito. Heh, inirapan pa niya to at patakbo siyang bumalik sa kanyang kama. Napuno ng matunog na itong halakhak ang silid niya. And she could not understand why for the first time ever, tila nagkabuhay ang silid na yon. Ipinikit niya ang mga mata at pinilit ang sarili na makatulog. Nagising si Cynthia nang maramdaman na may nakadantay sa kanyang bewang. The feeling was warm at napaka-komportable niya sa ganung ayos. Iminulat niya ang mga mata. She saw Manny is still asleep. Pinagbasta niya ang mukha nito and felt an urge to touch his face and she did. Kumibot ang mga labi nito kaya agad niyang binawi ang kamay niya. Alam niyang kailangan niyang tumayo. Magalit at kastiguhin ito dahil tumabit sa kanya. Pero para bang ayaw niyang alisin ang braso nito sa kanyang bewang. Ipinikit niyang muli ang mga mata. Panaginip lang ito at hindi ako magsisisi mamaya pagising ko. Sumiksik siya sa katawan nito at muling pinikit ang mga mata. Nang magmulat si Cynthia ng mga matay na bungaran niya si Manny, nakatangod to sa mukha niya na para bang matagal na siya nitong tinititigan. Morning! Nakangiting bati nito sa kanya. Biglang bumalikwan siya ng bangon at hinarap ito. Anong ginagawa mo sa kama ko? Namula ang pisingin niya dahil sa pagkapahiya. Pagkapahiya dahil niloloko niya ang sarili. Inahay, ang plastic ko. Good morning! Muling bati naman ito. Walang maganda sa umaga. Maligo ka na. I'll prefer breakfast. Pagbaba mo, nakahanda na. Tumayo na to at kinuha ang t-shirt na nakasabit sa upuan. Umalis ka na.
Just take a bath and I'll prepare our breakfast. Di na nito hinintay ang sagot niya at lumabas ato ng silid niya bit-bit ang t-shirt nito. Wala naman siya nagawa kundi maupo sa kama. Agad niyang naalala ang gaganaping concert mamayang gabi. Nagmamadali siyang tumuloy sa banyo. Pagkatapos niyang maligo, nagbihis siya at nag-makeup. Nang matapos ay bumaba na siya. Gaya ng sinabi ni Manny, nakahanda na ang almusal lang makababa siya. Pinakailaman na naman ito ang refrigerator niya. Breakfast is ready. Kain na. Aya nito sa kanya at pinaghila pa siya nito ng upuan. Subalit, nanatili siyang nakatayo. Ayaw mo ba ng luto ko? Nagtatakang tanong nito. Hindi siya sumagot bagkos ay kumuha siya ng mug sa cupboard. Pinuno niya yun ng kape at kahit nagkandapaso-paso na ang dila niya ay madaliin niya yung ininom. Nang maubos niya ang kape ay tumalikod na siya. Where do you think you're going? Nagtatakang tanong nito. Aalis na ako. Sana naman pag uwi ko wala ka na rito, Manny. Hindi to biro. Ayoko nagpupunta ka rito at umaakto na parabang asawa kita. Utuloy ito sa sasabihin niya. Yes, ayoko na ganito. Hindi tayo magkaano-ano at hindi kita kaibigan. I want you to stay out of my life. It's been that way for so long at ayoko masanin ng ganito. Baka kapag wala ka na ulit eh hindi ko na makaya. Bulong niya sa isip. Just leave me alone. Pagkasabi niyon ay dire-diretso na siyang lumabas ng bahay. Samantala, are you guys ready? Tanong ni Cynthia sa grupo ni Nakiel. Tumango lamang ang mga to. Mas kinakabahan siya dahil iyon ang pinakamalaking concert na naiproduce niya. Punong-puno na ang concert hall kaya hindi maalis ang kaba niya. Dahil sa takot hindi maging maayos ang performance ng grupo. Check na siya ang mapupunuan at mapupulaan. Naglibot siya sa mga dressing room ng guest performers. Okay naman daw ang mga to. Tinignan na din kung okay ng sound system at ang lights. Kahit pa paano napanatag siya nang malamang walang problema sa technical. Time-time siyang nanalangin na sana maging matagumpay ang performance ng Fever. Masaya naman na nagmamasid si Manny kay Cynthia. Sa dami ng ginagawa nito ay hindi na siya napansin ng dalaga. Hindi niya to nilalapitan sapagkat alam niya na maaasiwa to kapag nakita siya. Nasa backstage din siya. Siyempre pa, nakakuha siya ng pass mula kay Trina. Guest performer kasi sa naturang concert ng isang contract artist sa recording company na pinagtatrabahuan nito. Nakatayo ito sa isang tabi at halatang tensyonado. It could not help but smile habang pinagmamasdan to. Napakaganda pa rin ni Cynthia. Kahit papilit yung tinatakpan ng makapal na make-up at kasuot ang hindi niya ma-describe. Nagsindi ito ng sigarilyo at hindi na siya nakatiis at nilapitan to. Smoking won't get you anywhere. Napalingon si Cynthia. Si Manny na naman. Paano ka nakapasok dito? Nagtatakang tanong niya rito. Itinaas ito ang nakakabit na backstage pa sa dibdib. At paano ka nakakuha ng ganyan? Nakataas ang kilay na tanong naman niya. Mapamaraan ako eh. Ano itong inagawang sigarilyo mula sa kanyang kamay? Ano ba? Akin na yan. Inignora nito ang sinabi niya bagkos ay ngumiti ito at niyakap siya. Congratulations, Cynthia. Noon naman lumapit si Helen. Ang temporary assistant niya habang on leave pa si Jenny. Cynthia? Nagka-problema yata ang sound system. Dali-dali naman niyang pinuntahan ng technical staff. Si Manny naman ay nakasunod lamang sa kanyang likod. Agad niyang tinanong sa mga nag-aayos niyo ng problema. Yung amplifier ni Yuri may diferensya. Anang lalaki nakababa na ang headphone sa leeg. Akala ko ba okay na? Wala ba kayong extra? Tanong niya. Meron naman po kaya lang nasa warehouse. Ang tinutukoy na warehouse ng lalaki ay ang may kalakihang at kalahating oras na biyahe mula sa concert venue. Bakit di nyo dinala? Mataas na ang boses niya. Nuknukan man pala ng kairesponsablihan ng mga to. Ni hindi naman po namin alam na magkakaroon ng diferensya. Bago po yung amplifier, imported pa. Tugon pa nito. Paano ngayon yan? Nalulumong tanong niya. Hindi ba pwedeng remedyohan? Naku ma'am, kami ay makakagalitan ng boss namin kapag pinakaalaman namin niyan. Bago nga po kasi yan, baka kami pa ang mapagbintangan na nakasira. Dagdag pa nito. Pero marunong kayong mag-ayos? Tanong niya. Konti. Naihilamos niya sa mukha ang kanyang kamay. Tinandaan na kailanman, hindi niya muli pang kukunin ang serbisyo ng mga to. Ano nga ang gusto niyong gawin ko? Alam nga namang ikabit ko sa ilong ko yung gitara ni Yuri. Naaasara tanong niya sa mga lalaki. Babalikan na lang po namin ang isa pang amplifier.
Siglit lang naman po yun. Sustyo na isang lalaki. Late na ng 15 minutos ang concert at kung kukunin pa ng mga to amplifier, lalo lamang magagahol sa oras dahil isiset up pa yun. Naghihiyawan ang manunood, tanda na naiinip na ang mga to. I'll take care of this, Cynthia. Singit naman ni Manny. Saka pa lamang niya naalala na nasa tabi lamang pala niya to. Pailm ka ba sa pag-aayos ng amplifier? Tanong niya. Imbes na sumagot ay pinisilito ang baba niya at nagpatiuna na sa stage ko sa naroroon ng sirang amplifier. Maya may bumalik to. Nanghiram ng tools at nagpatulong sa isang lalaki na sa kabilang sa kanyang technical staff. Ganun lamang ang pag-aalala niya dahil ayaw niyang dahil lamang sa kapalpakan ng technical staff ay may madedelayed pa ang concert. Muli siya nagsindi ng sigarilyo at pinagpapawis ang pinanonood si Manny habang inaayos ito ang amplifier. Pagkatapos ng 15 minutos ay natapos na to. Binigyan ito ng signal ang ibang kalalakihan na nakapwesto sa malaking mixer upang matesting kung maayos na ang lahat. Gumana na yun at napatalon siya sa tuwa. Binalikan siya ni Manny at pawis na to. Thank you. Aniya. Yun lang eh, pero may bayad mamaya. Anito sabay kindat sa kanya. Hindi na siya nakipagdalo rito at agad na niyang pinuntahan si Helen upang ipaalam na magsisimula na sila. At nagsimula na nga ang concert. Halos pigil niya ang kanyang hininga hanggat hindi natatapos ang lahat. Nakatutok ang atensyon niya sa stage. Kahit siguro may nagsasaksakan na sa likuran niya, hindi pa niya mapapansin sapagkat talagang nakatun siya sa nagaganap sa stage. Hey, try to relax. Narinig niyang sabi ni Manny na nasa tabi lamang niya. I can't. Aniya rito. Natawan naman to ngunit hindi na nagkomento pa. Nang matapos ang concert, isaka pa lamang siya nakahingi ng maluwag. Pinuntahan niya ang miyembro ng banda at binati ang mga to. Tulad niya ay tuwang-tuwa rin ang mga to sa matagumpay na concert na yon. Pagkatapos ay muli siyang bumalik sa labas kung saan naghihintay sa kanya ang mga taong nais siyang i-congratulate. Wala yatang patitang dami ng lumalapit sa kanya. Na magsialisan ang lahat ay saka lumapit sa kanya si Manny. Again, congratulations! Nakangiti nitong sabi. Salamat. I'll take you home. Inawakan na siya nito sa braso at inakay siya palabas. Hindi na siya tumutol dahil may utang pa siya rito. Laking pasasalamat niya at nandun si Manny kundi papalpak ang concert. Nasa parking lot na sila nang hingi nito ang susi ng kotse niya. Hindi ko talaga dinala ang kotse ko. Nag-commit lang ako pumunta rito. Paliwanag nito sa kanya. Ganon? Pasalamat ka pala at nagawa mo yung amplifier kanina. Kundi magta-taxi kang pauwi. Nakangiti namang sabi niya. Ipinagbukas pa siya nito ng pinto bago ito sumakay sa driver's seat. Steady ka lang dyan. Alam ko na hindi ka pa nagda-dinner at hindi ka nakakain kanina. Ani Manny kay Cynthia na makarating sila sa bahay niya. Don't tell me magluluto ka na naman. Magpa-deliver na lang tayo. Ani Cynthia na maupo sa sofa. Okay. Inangat ito ang telepono at tumawag sa isang 24-hour restaurant na may delivery service. Mayamay umupo na ito sa tabi niya at inakbayan siya nito na hindi na siya tumanggi pa. Bakit pa? Total na may wala yata itong balak na lubayan siya. Gaano man ang pagtataboy na gawin niya rito. Ano man pag-iiwas ang gawin niya ay parati na itong nasa tabi niya. Hindi na niya maitatangging mahal pa rin niya si Manny. At nabuwag na nito ang pader na pinalibot niya sa sarili. Hindi rin niya kaya pang patuloy na i-resist ito. Hindi rin niya magawang hindi aminin na mas masaya siya kapag nasa tabi niya ito. Na-realize na niya na ilang taon na siyang nabuhay sa kahungkagan. Na mga sandaling iyon, masaya na siyang muli. Sabihin mang corny siya, but Manny really brought back the sunshine in her life. And she doesn't want to be miserable again. Bumaling siya rito at nakatitig sa kanya. Nagkatitigan sila nito at mayamay dahan-dahang bumaba ang mga labi nito sa kanya. Naghihinang ang kanilang mga labi. Banayad yun na buong puso naman niyang tinugon. Hindi na niya namalayang kung gaano yung katagal dahil sabay pa silang nagulat nang tumunog ang doorbell. Istorbo. Mahinang sabi nito na narinig niya nang tumayo to para buksan ng pinto. Tinanong pa niya to nang bayaran nito ang delivery boy. Hawak na nito ang plastic na puno ng pagkain nang yayain siya nito sa komedor. Asikasong-asikaso siya nito at habang sila ay kumakain. Nang matapos sila, ito pa mismo ang nagligpit na pinagkainan nila. Nakangiting pinagmamasdan lamang niya ang binata. Nang matapos din niyaya siya nito muli sa sala. I need to tell you something, Cynthia. Kinabahan siya na hindi niya mawari. Paano naman ay napakaseryoso na mukha nito. Ano yun? Tanong niya. About what happened to us in San Gabriel. Napapikit siya at naitakip ang mga kamay sa ilong.
Inalisito ang kamay niya roon. Listen to me, Cynthia. It wasn't what you thought it was. I must admit, napasubo ako sa pustahan. But I never took the money. Hindi ko rin pinagkalat na may nangyari sa atin. May nakakita sa atin noon. Siya ang nagsabi sa barkada. Itinanggi ko na may nangyari sa atin pero hindi sila naniwala. Mahabang pahayag nito at tumingin siya sa mga mata nito at hindi yung kumukurap. I really wanted to tell you the truth. Kaya lang iniwasan mo na ako. Nag-decide akong hayaan ko lamang lumamig ang ulo mo dahil alam kong galit ka sa akin noon. But the next thing I knew, wala ka na sa San Gabriel. I was devastated. Inalam ko kung nasan ka na pero ayaw namang sabihin sa akin ng parents mo kung saan ka nagpunta. Sumulat ako sa'yo hanggang nasa isip ko na siguro na hindi mo na ako totoong minahal kasi nagawa mo na lang akong iwan ng gano'n na lang. Pagpapatuloy nito at napaiyak na siya. All those years wasted. Alam ko na masyado ng late but I want to tell you how sorry I am sa lahat ng nagawa ko. Please, don't cry, Cynthia. Ani itong pinunasan ng daliri nito ang mga luha niya. Sorry, Dean. Bakit ba hindi ko malang hinintay ang apology mo? I can't believe we've wasted so much time. But we can start all over again. I love you, Cynthia. Muli nitong inaangat ang baba niya at ginawa rin siya ng halik sa mga lavi. And I love you too, Manny. Chapter 7. Pakiramdam ni Cynthia ay siya na ang pinakamaswerteng nilalang sa ibabaw ng lupa. She had a stable source of income. May boyfriend pa siyang ubod ng gwapo. Matalino at mahal na mahal siya. It was almost too good to be true. Nagbalik na ang dating Cynthia. She surprised everyone na nakakakilala sa kanya bilang The Black Eyes. Naisa na niyang umuwi sa San Gabriel sabalit hindi naman niya magawa sapagkat palaging hectic ang schedule niya. Nagpasya siyang uuwi kapag maluwag ng schedule niya. Pinangako niya yun sa kanyang mga magulang matapos siyang tawagan ng mga to. Kapwa natuwa ang dalawa sa ibinalita niya. Sa kasalukuyan ay dalawang malalaking gigs ng Fever and Asikaso niya. Next week nagaganapin ang una at ang ikalawa naman in-expand pa sa isang sikat na bar sa Malate. Palagi naman nakaalala sa kanya si Manny. Tila bumabawi ito sa mga panahong nasayang sa kanila. Kahit gaano ito kaabala, lagi pa rin ito sa kanyang tabi. At wala na yata siyang mahihiling pa. She smiled. Scented candles for my lovely girlfriend. Nakangiting inabot ni Manny kay Cynthia ang isang malaking kahon na puno ng iba't ibang kandila. Alam nito na yun ang collection niya. Thank you. Ani ang hinalikan ito sa mga labi. You remind me of candles, you know? Bueno, ano na namang litanya yan? Natatawang tanong niya rito. Talaga to? Napaka-anti-climatic mo naman? Ani to na napakamot pa sa ulo. Sige na nga, why do I remind you of candles? Pagbibigay niya rito. Because you light up my life, nakangiting sabi nito. Baduy mo talaga? Napaigtad to ng kuruting niya sa tagiliran. Hindi pa rin to nagbabago. Marami pa rin alam na corny na litan niya. By the way, nakita mo na ba yung ad ng gig mo sa Jaryo? Tanong nito sa kanya. Oo naman, yung sponsor ang naglipalagay noon. Ang laki no, sa buong page, nagpa-schedule nga ng appointment. I guess kukunin nila ang banda for a commercial. Ang galing mo talaga. Anito at niyakap siya. Siyempre, ako pa. Teka, malapit na yun ah. Siguruhin mong hindi ka absent ah. Magpapaalala pa niya rito. Pwede ba naman akong umabsent? Pakis nga. Hinalikan siya nito na tinugon naman niya. Subalit parati na hanggang halik lamang ang nangyayari sa kanila. Naalala pa rin pala ni Manny ang binitawan nito pangako sa kanya noon na hindi na maukulit ang nangyari sa kanila sa resort hanggat hindi pa sila na ikakasal. He remained true to his word kahit minsan inararamdaman niya na nahihirapan itong ikontrol ang sitwasyon. Kaya naman kapag masyado na silang naging intimate, ito na ang kusang lumalayo. Palagi nitong sinasabi na, it can't wait. Nakukontento na to sa tuwing magkayakap sila. Hindi pa rin naman to nagpo-propose sa kanya. Naisip niya na marahil isa sobrang abala niya ay hindi nito makakatsyempo. Kaya naman atat na rin siyang i-clear ang kanyang schedule. Nais niyang magbakasyon sila nito sa San Gabriel. Marahil doon magpo-propose sa to. At muli siya na napangiti. Sinundo ni Manny si Cynthia ng gabing yun. Sabay silang pumunta sa gig ng Fever. Marami ng tao sa bar pagdating nila. Gaya ng kanyang inaasahan. Standing room only doon.
Kailangan pa nilang makisiksik sa kapalang tao bago sila nakarating sa backstage. Nang may check niya ang miyembro kung ayos na ang lahat, ay pumesto na sila ni Manny malapit sa stage. Laking pasalamat niya at isang gig na lang ang munang banda ang poproblemahin niya. Pagkatapos na yun, pwede na siyang magbakasyon. Isa pa, humihingi rin ang bakasyon ng mga to. Kalahating oras na lamang at magsisimula na ang show. Manny, punta lang ako sa comfort room ha, paalam niya rito. Tumango lamang to at inalalayan pa siyang makatayo, hindi na siya sinamahan nito. Nag-retouch siya ng make-up at nag-spray ng pabango sa loob ng comfort room. Paglabas niya ay dediretso na sana siya sa mesa nila ni Manny nang matigilan siya. Nakita niyang seryosong nag-uusap si Nakiel at Rina. So hanggang ngayon pala hinahabol pa ng babaeng to si Kiel. L-shape ang pasilyo papunta sa comfort room. Kaya naman may lugar na maaaring niyang pagkublihan. Hindi naman siya likas at chismosa. Sabalit hindi niya maitindihan ang kabang na dama niya sa kanyang dibdib. Malakas ang boses ng mga to na tila nag-aaway. Kaya naman dinig na dinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Idagdag pang wala namang tao sa bandang yun. Kiel, please try to understand. Hindi naman ganun kadali na lang ako susuko. Ani Trina. My God, Trina. Hindi ko alam na ganyan ka pala kababa. Pati si Cynthia. Ani Kiel. Kinabahan siya dahil papano siyang nasama sa awin ng mga to. Pinagbuti niya ang pakikinig. It's not what you think, Kiel. Mula sa pinagkukumlihan, inatanong niya na hinawakan ni Kiel si Trina sa magkabila nitong balikat. Ginamit mo pa ang kapatid mong si Manny para makuha lang ako? Ang grupo namin? How could you, Trina? Putol ni Kiel sa sasabihin pa ni Trina. Para siyang binuhusan na malabig na tubig. Hindi na niya narinig pa ibang pinag-uusapan ng dalawa. Wala na siyang iba pang naririnig sapagkat parang sirang plaka na napaulit-ulit na sinisigaw ng isip niya ang sinabi ni Kiel. Kapatid ni Trina si Manny. Nabigla na niya naalala ang kasuotan ni Manny nang makita niya to sa bar. Pinalano pala ni Trina at Manny ang pagkikita nila ng binata. Hindi siguro inaasahan ni Manny na siya ang manager ni Kiel na matagal ang gustong agawin ni Trina sa poder niya. Nang mapatunayan nga na siya nga ang manager ay kaagad na binago ng mga tong style ng panloloko. Siyempre nga naman, agad niya tong mabibisto kung all of a sudden nakikita niyang ganun ang forma nito. Napagtanto niyang pulos kasinungalingan pala ang mga sinabi nito sa kanya. Lahat ay mga tahi-tahing istorya. Hindi to naging miserable nang umalis siya ng San Gabriel. She was a fool to believe everything Manny told her. Malamang pinagtatawanan siya ng magkapatid. Sa ikalawang pagkakataon, nabilog na naman ni Manny ang ulo niya. Dapat natuto na siya sa nangyari noon. But like the idiot that she was, naniwala siya. No wonder kaya hindi ito makapag-propose sa kanya ng kasal dahil wala naman itong balak na gawin yun. Pero hindi siya makakapayag na gusto ng magkapatid. Ipaglalaban niya ang fever. Hindi niya ibibigay kay Trina ang gusto nito. Hindi talaga nagbago si Manny dahil hanggang ngayon ay mukha pa rin itong pera. Sa palagay niya, may porsyentong pinangako si Trina rito kapag nakuha na nito sa kanyang fever. Hindi biro ang halagang nakukomisyon niya sa grupo. Pinihira niya ng mga luha ang naguunahang tumulo sa kanyang pisngi. Pilit niyang kinalma ang sarili at tumiretso sa backstage. Guys, I'll be gone for a couple of weeks but don't worry, babalik ako before your next gig. Pamamaalam ni Cynthia sa grupo. Ang balak niyang pagbabakasyon ay napaaga. Alam niyang aaraw-arawin na naman siya ni Manny. Uuwi na muna siya sa San Gabriel. Total naman ay nakabalik na si Jenny at alam naman nito ang dapat gawin habang wala siya. But why? Nagtatakang tanong ni Kiel. I need some time off. Sa kanya naalala na malapit na palang matapos ang kontrata ng mga to sa kanya. Kiel, you wouldn't find another manager while I'm gone, would you? Tanong niya. Wala siyang lakas ng loob na tanungin to dahil nais niya sa bibig mismo nito manggaling ang tungkol sa narinig nito at kay Trina. Of course not. Good, I have to go now. Dire-diretso na siyang lumabas ng opisina. Hindi na siya nagabalang magpaalam pa kay Manny pagkatapos ang ginawa nito sa kanya. Mabilisan siya na nag-empake. Ilang saglit pa inwila na siya ng kanyang kotse habang tinatahak ang daan papunta sa San Gabriel. Naiinip naman na sinipat ni Manny ang kanyang wristwatch. Alas 4 na ng madaling araw. Hindi siya makatulog sapagkat nag-aalala siya kay Cynthia. Nakailan tawag na siya sa bahay nito ngunit answering machine lamang ang sumasagot. Kung hindi pa niya tinanong kay Kiel kung nasan ito, hindi pa niya malalaman na nagbakasyon na pala to. Nang gabing iniwan siya nito sa bar. Hindi na siya nito hinarap.
Pati mga tawag niya rito ay binaliwala nito. Noong una, hindi siya kagad naniwala sa sinabi ni Kiel. Kaya minabuti niyang puntahan ito sa bahay. Inabot siya ng 2 oras sabalit walang Cynthia na dumating. Kaya nagpa siya na siyang umuwi. Naguguluhan siya. Bakit bigla na lamang itong umalis ang walang paalam? Wala silang pinag-awayan at hindi sila nagkatampuhan. Marahil ay bigla nagkaroon ng emergency sa San Gabriel. Yun ang pinaka-logical na eksplanasyong naiisip niya. Subalit magkaganon man, bakit hindi nito nagawang magsabi sa kanya? Hindi naman niya magawang tumawag sa bahay ni na Cynthia sa San Gabriel dahil madaling araw na nga. Bukod sa nakakabulahaw siya, hindi naman niya sigurado kung nandun nga ang dalaga. Hindi niya gusto na pati ang mga magulang nito ay mag-alala kung halimbawang wala ito ron. Hindi niya maiwasang hindi maalala ang nangyari nun sa kanila nang bigla siya nitong iwan. Ang tanging pinagkaiba nga lamang ngayon, wala siyang maisip na dahilan kung bakit bigla na lamang itong umalis. Pinilit niyang ipikit ang mga mata sa pag-asang makakatulog na siya. Kailangan niya ng lakas para sa paghanap niya kay Cynthia. Hindi siya makapapayag na basta na lamang siya nitong iiwan ng walang sapat na dahilan. Masayang masaya ang mga magulang ni Cynthia nang makita siya. Ilang taon siyang hindi nakauwi sa San Gabriel kaya ganoon na lamang ang kaligayahang nakita niya sa anyo ng mga to. Natuwa pa ang mga to na makitang iba na ang ayos niya. Halos ayos siyang pakawalan ng mga to sa pagkakayakap. Na magtanong ang mga to kung bakit madaling araw na siyang nakauwi ay nagdahilan na lamang siya. Ma, mas pres kung bumiyahe sa gabi. Ganun ba? Kumain ka na ba? Pwede kong gisingin si Mila para ipagluto ka. Anang mama niya. Hindi na po. Siya, sige. Magpahinga ka na at mamaya na lang tayo magkwentuhan. Tabay sa kanya ng kanyang papa at sumabay na mga to sa kanya papanhik sa taas. Pabagsak na inhiga ni Cynthia ang hapon niyang katawan sa kama. Nakatitig lamang siya sa kisame. Maya-maya pa ay unti-unting bumalong ang mga luha sa kanyang mga mata. Kung noon, hindi niya nagawang umiyak na mga sandaling yun. Hindi na yata niya kaya yun. Parang mababalo na siya kung pipigilan niya ang sama ng loob niya. She cried like a baby. Patuloy siya sa pag-iyak hanggang sa humapli na ang kanyang mga mata. Bahagya pa siya nagulat ng mapadako ang tingin niya sa bintana. Unti-unti nang sumisikat ang araw hanggang sa makatulugan na niya ang pag-iyak. Tapik sa balikat ang gumising kay Cynthia. Nakangiti sa kanya ang kanyang mama habang nakaupo sa gilid ng kama niya. Inaantok pa siya kaya muli siyang pumikit. Cynthia, tapik muli ng kanyang mama. Nasa ibaba si Manny at hinahanap ka. Naalimpungatan siya nang marinig ang pangalan ni Manny. Ano po yun? Paninigurado niya sa kanyang marinig habang nakapikit. Si Manny Kako nasa ibaba at hinahanap ka. Ulit nito sa kanya. Nag-init kagad ang ulo niya. Bigla siyang lumabas ng kanyang silid na hindi man lang naghihilamos at nagsisipilyo. Dire-diretso siyang bumaba ng hagdan at gaya ng sabi ng kanyang mama, naroon nga si Manny. Tumayo ito sa kinuupuan nang makita siya. Nalalim ang mga mata nito, tanda na hindi ito nakatulog. Siguro magdamag na pinagplanuhan kung paano ako maluloko ulit. Anong ginagawa mo rito? Galit ang tonong tanong niya rito. Cynthia, ano ba naman tanong yan? Bakit parang galit ka sa akin? Nagtatakang tanong nito. Pwede ba, Manny? Kagigising ko lang at wala akong balak na makipagplastikan sa'yo. Asik naman niya. Cynthia, please tell me what's wrong. Umalis ka na, pwede? Pagtatapos niya, ayaw na niyang marinig ang mga susunod na katagang bibitawan nito. Alam niyang panipanloloko lang ang namumatawi sa bibig nito. Okay, aalis ako. Siguro nga mainit lang ang ulo mo pero babalik ako. We need to talk. Laglag ang mga balikat nito nang tumayo at lumabas ng kanilang bahay. Nang hapong iyon, nagpunta si Cynthia sa ilog na sakop ng kanilang farm. Doon siya madalas na nagpupunta tuwing may problema siya. Sa lugar na yon, natagpuan ang katahimikang nais niya. Malinis ang maliit na ilog na yon, napapaligiran pa yun ang iba't ibang puno na maaaring silungan. Nung bata pa siya, ugali na niyang umakyat sa puno ng bayabas at doon nanginginain. Meron 2 puno ng bayabas doon. Naupo siya sa isang malaking bato at pinigmasan ng pag-agos ng tubig sa ilog. Maya-maya dumampot siya ng mga maliliit na bato. Isa-isa niya itong iniitsa sa tubig. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Damang-dama niya ang epekto ng kasabihang yun. Subalit wala naman siyang pwedeng sisihin kundi ang sarili niya. Hindi niya ginamit ng kanyang isip. Pinaira lamang niya ang bulong ng puso niya. If only she could rip her chest open and take out her heart,
malamang napirapiraso na yun para hindi na siya makadama pa ng kahit na ano. Hindi na rin naman niya kayang ibalik ang Cynthia na walang emosyon. Patuloy lamang yung lolo ko ng sarili kung magta-transform na naman siya sa ganun. Isa pa, lalo lamang siyang pagtatawa na ni Manny at ng kapatid nito kung gagawin niya yun. Lalabas kasi na mahina siya. She was going to face them but not now. Yun ay kapag nakapag-ipon na siya ng lakas ng loob. Magpapakatatag siya para pagbalik niya sa Maynila. May pamukha niya sa mga tunay hindi siya ganun kadaling lokohin. Laking pasalamat na rin niya nang marinig ang usapan ni Trina at Kiel. Kung hindi, lalo na siya nagmukhang tanga. Baka kaawaan pa siya ni Manny. Init siya niya sa tubig ang naglalakihang bato sa kamay. Uuwi na sana siya sapagkat napapansin niyang bahagya ng dumidilim nang may marinig siyang boses sa kanyang likuran. Sabi ng mama mo narito ka raw. Nandigas siya sa pagkakaupo. Anong ginagawa rito ni Manny? Agad niyang sinisa ang sarili kung bakit hindi siya nakapagbilin sa gwardiya nila na huwag itong papasukin. Lumingon siya rito. Anong ginagawa mo rito? Pinuntahan ka? Ano ba ang problema? Tanong nito na umupo sa isang malaking bato na katabi ng sa kanya. Ang pagkainis niya rito ay biglang napawi nang malanghap niya ang pabango nito. Nanood iyon sa kanyang ilong at parabang nais siya itong yakapin. Nais tuloy niyang batukan ang sarili sa naisip. Tila naduwag siya nang makatabi ito. Nangangalog ang mga tuhod niya ng mga sandaling yun. Kaya naman niya magsalita siya ay kinulang siya sa tapang. Pwede ba Manny? Huwag na tayo maglokohan. Ha? Sino ba nanloloko? Nagtatakang tanong nito. Nais niyang pumalakpak sa galing nitong umarte. Muling nabuhay ang galit niya sa pinakikitang reaksyon nito. Pwes, kung gusto mong mapanggap na para bang baliwala ang lahat, ako hindi. Alam ko na kapatid mo si Trina. Galit na sabi niya rito. So? So pinagdololoko niyo lang ako? Alam ko naman kung anong gusto ng kapatid mo. But you're wrong. Noo na yun talaga. Hindi na niya natiis na marinig pa ang mga sasabihin nito. Ayun niyang marinig pa yun. Natatakot siya. Natatakot siyang maniwala na naman dito. Tigilan na natin to. Isa lang naman ang masasabi ko eh. Hindi niyo makukuha sa akin ang gusto niyo. I won't give it to you and to your sister. Ang mabuti pa, huwag ka nang magsayang ng panahon mo sa pagpunta mo rito. Magbibili na rin ako na huwag ka nang patulin pa sa bahay namin. Galit na pagtatapos niya. Tumayo siya at diretso tinungo ang puno kung saan nakatali ang kabayo niyang dala nang bigla siyang hepeti ni Manny sa bewang. Ano ba? Nagpumigla siya. Hindi ko papayagan na bigla ka na namang mang-iiwan, Cynthia. Makinig ka sa sasabihin ko. Hindi totoo ang mga... Tinakpan niya ang magkabilang tenga niya. Ayaw na niyang marinig ang anumang sasabihin pa nito. Subalit pilit na inalis ito ang mga kamay niya na nakatakip sa kanyang tenga. Hindi din niya malaman ang gagawin kaya naman isang suntok ang pinakawalan niya sa mukha nito. Maging siya ay nabigla sa kanyang ginawa. Natigilan siya. Tinignan lamang siya ni Manny. Wala naman siyang mabakas na ekspresyon sa mukha nito. Nabigla siya nitong hapitin sa batok at halikan sa mga labi. Mabuti na lamang at nasa bewang niya ang isang braso nito kung hindi, baka nabuwal siya dahil sa panghihina ng mga tuhod niya. Hindi niya maintindihan ang sarili. Kung saan naman yung tinugon ng mga labi niya? Marahan sa simula, ngunit habang tumatagal ay lumalalim ang halik na yon. Nawala na siya ng tuluyan sa wisyo sapagkat uhaw-uhaw siya sa mga halik nito. Chapter 8 Finale. Automatikong napakapit siya sa batok ni Manny. Nang maramdaman niya ang kamay nito sa ilalim ng kanyang blusa, hindi na niya nagawang tumutol. Namalayo na lamang niyang nahihiga na siya nito sa batuhan. Patuloy pa rin ito sa paglilik sa kanyang mga labi. Hindi nagtagal, bumaba ang mga labi nito sa kanyang leeg. Dahan-dahan nitong itinaas ang blusa niya. Nanginginig ang kamay nito nang ibaba ang straps ng kanyang bra. Kung gusto na niyang tumutol, hindi niya magawa. Hanggang sa maramdaman na lang niya na hinahalikan na nito ang kanyang dibdib. Manny, alas niya. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Tila nagbalik sila sa cottage na yun kung saan sa una niyang pagkinagkaloob ang sarili kay Manny. Namalaya na lamang niya ang pangibabang paloob na niya ang binababa nito. Halos mapugto ang hininga niya sa sensasyong nadarama nang bumaba ang mga labi nito sa kanyang puson. Manny,
Magpoprotesta sana siya subalit kaagad nitong hinuli ang kanyang bibig. Halos paliguan na siya nito ng bumunting halik sa buong niyang katawan. Para na siya nagdidelirio, dulot ng ginagawa nito sa kanya. Money, please. Automatic ko niyang hinubad paitaas ang t-shirt na suot nito. Napangiti ito sa kanyang ginawa, kaya tumayo na ito upang hubarin ang pantalon nito. Tinitigan din niya ang matipon ng katawan nito, hanggang sa maglapat muli ang kanilang mga labi. Mas malalim na ang mga halik nito na mapusok naman niyang tinugon. She waited for this to happen, to be held by him again. Wala na mga salitang namagitan sa kanila. Mga katawan na lamang nila ang nag-uusap. Hindi nagtagal ay nagsanib na ang kanilang mga katawan. Tanga ka talaga. Nagpakaloko ka na naman sa lalaking yan. Sigaw ng isip ni Cynthia. Dali-dali niyang dinampot ang kanyang bra at blouse na madalian din niyang sinuot. Hinigilip niya ang kanyang panties ngunit tanging pantalon na lamang niya ang kanyang nakita. Nais niyang umiyak subalit she won't give money the satisfaction na makita siyang miserable. Are you looking for this? Nakangiting tanong ni Manny habang nakasabit siya yung tuturo nito ang kanyang panties. Lumapit siya rito. Hahablitin sana niya yon subalit ang ganitong iniwas to. I'm not giving this back to you unless makikinig ka sa sasabihin ko. Hindi siya makatingin dito dahil sa sobrang hiya na nadaramahan niya. Isa pa, hindi mawala sa isip niya na pinagtatawanan siya nito. At higit sa lahat, wala ito ni anumang saplit sa katawan. Hindi siya umimik, bagkos ay mabilisan niyang sinuot ng kanyang pantalon at sneakers. Tinalikuran niya to at mabilis siyang tumakbo. Hey, where do you think you're going? Habol ito sa kanya. Nilingon pa niya to at mistula tong si Ada na hinahabol ang nag-walk out na Eva. Inignoran niya to. Eh di sumunod ka kung kaya mo. Hindi nakasagot si Manny sa kanya. Marahil ay narealize nito na wala tong saplot sa katawan. Huminto siya sa pagtakbo at binilisan na lamang niya ang paglalakad. Kasing bilis iyon ng pagpatak ng mga luha niya. Na makarating siya sa bahay ay kaagad niyang ibinilin sa mama niya na wag nang patuloyin si Manny kahit makiusap ato. Ibinilin din niyang ipakuha sa tauhan nila ang kabayong naiwan niya sa tabing ilog. Batid niya na nagtataka ang kanyang mama, ngunit pinangunahan na niyang huwag na muna itong mag-usisa. Wala na siya mukhang maiharap dito, subalit babawi siya pagbalik niya sa Maynila. Halos hindi naman maganda tuto si Manny sa pagbibihis. Hindi niya malaman kung anong mararamdaman. Gusto niyang mainis sa sarili dahil sinira niya ang pangako niya kay Cynthia. Ang pangakong pakakasalan niya muna ito bago maulit ang bagay na yun. Subalit hindi siya nakapagpigil. Ngunit nais din niyang mainis dito. Hindi ba nito maramdaman kung gaano niya ito kamahal? Paano nito nagawang isipin na niloloko lamang niya ito? Isa pa niya pinagsisisihan ay kung bakit nalimutan niyang sabihin dito na kapatid niya si Trina. Paano naman kasi niya maipapakilala ang kapatid na dalaga gayong palaging punong schedule nito? Dali-dali siyang sumakay sa kabayo na hiniram sa kwadra ng mga to. Sinundan niya si Cynthia at ganoon na lamang ang paludumo niya nang hindi na siya patuloyin ng mama nito. Laglag ang mga balikat na umuwi siya sa bahay ng magulang niya. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hindi alam ni Cynthia kung muling nagbalik si Manny sa kanila. Hindi naman niya magawang itanong sa kanilang gwardiya kung nagbalik ba to. Takot siyang malaman na hindi ito nagbalik. Hirap siyang tanggapin na pinaglalaroan na naman siya ni Manny. Inubos na lamang niya ang nalalabing araw niya sa San Gabriel sa piling ng kanyang mga magulang. Napapansin din naman ng mga to ang kalungkutan niya. Subalit hindi ugali ng mga to na tanungin siya. At marahil, kahit pakasisain siya ay tatanggi lamang niya ang lahat. Ni hindi niya alam kung nabalitaan ng mga to ang nangyari sa kanya noon. Hindi naman kasi nagkomento ang mga magulang niya ukol doon. Kung sakali man naungkatin iyon ng mga to, hindi niya makakayang sabihin na muli siyang niloko ni Manny. Mabuti na lamang at malaki ang pangunawa ng mga to sa kanya. Hinayaan na lamang siya ng mga to, subalit nagpapahiwatig naman na handa siyang tulungan kung may problema siya. Babalik ka ba sa Maynila, Cynthia? Anong mama niya? At sa lukuyan silang nasa lanay at nagmemeryenda. Opo, hindi ko po pwedeng pabayaan ang trabaho ko ron. Hindi ka naman ba nahihirapang mag-isa ron, anak? May pag-aalala ng tanong pa nito. Hindi naman po, paiwas niyang sabi. Kung sakaling mahirapan ka ron, bumalik ka lang dito. Wala kang po problemahin dito, anak. Maganda ang takbo ng farm.
Alam mo namang parati kaming nandito ng papa mo para sa'yo. Dagdag pa ng kanyang mama. Naisa niyang umiyak at yakapin ang mga to, subalit natatakot naman siyang mag-alala ang kanyang mga magulang para sa kanya. Okay na naman po, alagay ka sa Maynila, ma. Bueno, kailan ka ba babalik doon? Anito. Sa makalawa po. Sana naman dalas-dalasan mo ang pagbabakasyon mo rito. Paglalambing pa ng kanyang mama. Kami lang ng mama mo ang parating nandito. Kung bakit naman tatatlo lang tayo, lumayo ka pa. Kung may nais kang kalimutan dito, sana naman huwag mo nang isama kaming dalawa ng mama mo. Seryosong pahayag ng kanyang papa. Nagbaba naman siya ng tingin. Don't worry pa. Promise parating akong dadalo sa inyo. Sakay ng kotse si Cynthia habang tinatahak ang kahabaan ng South Superhighway. Nag-iisip siya kung anong gagawin niya sakaling makita niya ulit si Manny. My heart, my love, my heart. Just for one night, my body, my soul. Just for one night, my love. Nainis na pinatay niya ang stereo. Hindi niya dapat pang maalala ang nangyari sa kanila ni Manny. Nang makarating si Cynthia sa opisina, kaagad niyang inilam kay Jenny kung nagka-problema sa kanyang opisina nung wala siya. Nagulat siya nang malamang tambak ang problema na darating niya. Ayon dito, hindi naman daw kasi siya nag-iwan ng contact number na pwede nitong tawagan. Palagi naman daw out of coverage area ang cellphone niya. Kakunti lamang ang tickets na nabenta at nag-backout din daw ang ilang sponsors para sa susunod na gig ng Fever. Nalumo siya na napaupo sa kanyang swivel chair. Tinawagan niya mga sponsor na nag-backout, sabalit hindi na niya nakumbinsi ang mga yon. Ilang araw na lamang ang nalalabi para sa gig ng Fever. At naisa niyang umiyak. Lalo naman siya pinagtatawanan ni Manny. Pag napunta yun bukas at nakitang walang katao-tao sa pagdadausan ng tugtugan. Pumasok ang assistant niya. Naisa sana niyang sigaban to sabalit naisip naman niya nasa kanya na rin ang problema. Magulong isip niya nang madali ang umuwi sa San Gabriel. Kaya pati trabaho niya ay naapektuhan. Yes? Tanong niya kay Jenny. Sin, ito nga palang contract ni Kiel. Mag-end of contract na sila. Hindi ka ba magpapagawa ng bagong kontrata? Inabot ito sa kanya ang kontrata at nasa po niya ang noo. Oo nga pala. Sige, gumawa ka ng bago. Tapos baguhin mo ang iba rito. Binulugan niya ang ibang detalye sa kontrata. Nang matapos si ibinilik niya yun dito. Kayang kumita ng isang production kahit walang mga sponsors. Inay kong maraming tickets ang naibenta. Problema pa rin niya ang tickets. Kailangan mabawasan ng mga yun. Marami rin namang nag-walk-ins pero kailangan may dispose kagad ang mga yun. At least kalahating bilang man lang ng tickets. Kung hindi, sigurado na ang pagkalugi niya. Bawat club ay may tinatalagang bar guarantee na ibig sabihin dapat na maabot ang bar sales na mga yun hanggang sa itinalagang garantiya. Kung hindi, siya ang magbabayad niyon. At sa pagdarausan ng gig na sa makalawa, 50,000 ang bar guarantee. Kung tutuusin, madali namang mapunan yun sapagkat mahal ang presyo ng pagkait inumin sa naturang lugar. Pero, imposible yung mangyari yun kung walang manunood. Idagdag pa ang talent fee na ibabayad niya sa banda. Malulugi na talaga siya kapag hindi niya inagawan ng paraan. Kung tutuusin, wala yung kaso sa kanya. Ang iniisip lamang niya ay kung malaman ng magkapatid na Manny at Trina ang nangyari. Tsaka napupulaan siya ng mga to. Sa dami lang ng taong dadalo, mahuhulaan ng mga ito kung kumita siya o hindi. What I am going to do? Sapo niya ang kanyang kamay, ang kanyang ulo habang nakayuko siya. Natigilan siya na biglang tumambad sa harap niya si Manny. Nakalabas ka na rin sa pinagtataguan mo? May panguuyam sa mga ngiti nito. Ano na naman bang kailangan mo? Can't you see? Busy ako ngayon. Nangihinang sabi niya, yun ang kinatatakutan niya. Umupo si Manny sa isilyang katapat ng mesa niya. I heard na marami ka pang tickets na hindi nabebenta. Well, mali ang dinig mo. Sold out ng tickets. Pagmamayamang pa niya rito. Ganun ba? Ano yan? Itinuro nito ang makapalabong kusang tickets na nakapatong sa mesa niya. Nais niyang lumubog sa kinuupuan noon din. Noon niya napagtantong hindi pala niya nailagay sa drawer ang mga yon. Di maaari. Complimentary tickets sa mga to. Para sa mga kaibigan sponsors. Alam mo na. Nakaluloko ang ngiting pinawala nito. Really? Bigla naman nag-init ang ulo niya. Really? Now, kung wala ka na pang ibang sasabihin, pwede ka nang umalis. Marami pa akong asikasuhin. Tumayo na siya.
akmang tutunguhin niya ang pinto na bigla tong tumayo at pigilan siya sa braso. Calm down. Nagpunta lang ako rito para bumili ng tickets. I want to buy some 30 tickets. At aanin mo naman ang ganong karaming tickets? Nagtatakang tanong niya. For my employees, alam mo na. Nandito ang ginaya pa ang tono niya. Bahagya pa itong natawa pagkatapos. Pwes, gaya ng sinabi ko, sold out na ang tickets. Baka naman pwede mo na lang akong bigyan ng complimentary. Mukha namang napakarami niya. Kahit siguro 30 complimentary tickets ang bigay mo sa akin, hindi pa rin mauubusan ng mga sponsor and friends mo. Dagdag pa rin itong hindi nawawala ang pagkakangiti sa mga labi. Just get out, money. Fine. Nakataas pa mga kamay nito at lumabas na ng kanyang opisina. Nalumo siya sa mga nangyari. Alas 6 pa lamang ng gabi, nakabihis na si Cynthia. Alas 9 ang simula ng gig kaya kailangan niyang makarating ng mas maaga sa club. Baka matulungan pa siya ng manager ng club na i-dispose sa mga ilang tickets. Kung maaari nga lang, ma-dispose yon sa basurahan ng ginawa na siguro niya. Na makarating siya sa lugar, dadalawa pa lang yata ang tao ron. Subalit hindi siya nawala ng pag-asa. Maaga pa naman. Lumipas ang isang oras at tatlo lamang ang bumili ng tickets at nalulumo na siya. Galit yata talaga sa kanya ang pagkakataon sapagat bigla pang bumuhos ng malakas na ulan sa labas. Check na konti na lamang talaga ang mag-walk-in. Bandang alas 8:30 nang may dumating na isang grupo ng kabataan. Subalit hanggang sa mag-alas 9 ay hindi na digdigan pa. Wala pa yatang 30 ang nandoon kabilang na siya at si Jenny. Dumating na rin ang miyembro ng Fever. Nilapitan agad siya ni Kiel at napansin marahil ito ang panlulumo niya. It's okay, Cynthia. Ganito naman talaga kapag umuulan. Pag-aalo pa nito sa kanya. Hindi siya nakakibo. Pakiramdam niya ay wala siyang kwentang manager na sarili niyang produksyon ay hindi niya nagawang puno ng tao. Hanggang alas 10 siya naghintay ng tao sabalit wala talaga. Palakas pa ng palakas ang buhos ng ulan. Bakas din sa mukha ng iilang nandoon ang pagkainip kaya naman napilitan siyang pasimula na sila. Laking pasasalamat na lamang niya na hindi nagpunta roon si Manny. Kung hindi, siguradong pagtatawanan siya nito. Nakatayo siya sa gilid ng bahagi ng pinto nang magpa siya siyang bumalik na sa mesa niya para naman kahit papano madagdagan ang nanonood kila Kiel. Good evening. Agad siyang napalingon. Si Manny? At abot hanggang tenga ang pagkakangiti nito sa kanya. Are you happy now? Galit niyang tanong dito. As a matter of fact, I'm feeling good tonight. Naisa niyang maiyak dahil lumabas ang totoo. Tuwang-tuwa to na makitang nag-flop ang production niya. Anong iniisip mo? Nawala akong kwentang manager at ibibigay ko na sa iyo ang Fever? Ganun ba? Tanong niya rito. Ibibigay mo nga ba? Nananan siyang tanong nito sa kanya. Hindi siya nakakibo at naguguluhan siya. Lumingo siya sa paligid at walang kasigla-sigla ang buong lugar. Noon kaya niya napiling mag-manage ng banda dahil sa mga lugar na maingay lamang siya, nakakahanap ng katahimikan. It was her way of forgetting money and everything he did to her. Pero ngayon, pinikit niya ang mga mata. Mas maganda pa nga sigurong ibigay nilang niya kay Manny ang gusto nito. Total naman, ang taong iniiwasan niya noon sa San Gabriel ay narito na sa Maynila. Sa mga sandaling ito ay mas nais niyang iwasang muli. Mas maigi pang bumalik na lamang siya sa San Gabriel. Marahil doon, matatahimik na siya, kasama pa niya ang kanyang mga magulang. Yes, mahinang sabi niya. Nang lumingon siya kay Manny ay nakangiti ito. A very triumphant smile. Kuya ano? Sabay silang napalingon sa nagsalita. Nasa bungod ng pinto si Trina, ngumiti sa kanya. Hi Cynthia, bati ni Trina. You two have not been formally introduced yet. Cynthia, this is my sister Trina. Trina, si Cynthia. Pagpapakilala nito sa kanila ni Trina. Tulala siya na napatingin kay Manny. Nakuha pa nitong ipakilala siya sa kapatid niya para bang everything was okay. Paano nito nakuhang gawin sa kanya ang ganun? Ano bang kasalanan nagawa niya dito at ganun na lang kung bastusin siya nito? Nang hindi siya nagsalita ay bumaling to kay Trina. She's giving you fever. Pagbabalita nito kay Trina at nanlaki naman ang mga mata ni Trina. Hindi na niya natagalan ang eksenang yon at tinabig niya ang dalawa at halos patakbong lumabas ng bar. Wala siyang pakialam kahit na umuulan pa. Patuloy siya sa pagtakbo. Magkahalong luha at ulan ang umaagos sa kanyang mukha.
She didn't care. Nais lamang niya natakasan si Manny ang kapatid nito. Cynthia! Narinig niya ang sigaw ni Manny subalit lalo niyang binilisan ang pagtakbo. Basang-basa na siya ng ulan. Nanginginig na siya sa lamig. Lakad-takbo ang ginagawa niya. Pagod na siya ngunit hindi siya huminto sa pagtakbo. Kahit batid niya na nakasunod pa rin si Manny sa kanya. Gusto lamang nitong ipamukha sa kanya ang katangahan niya. Hindi niya yun makakaya pa. Hinubad na niya ang mga sapatos niya at nakayapak na siya habang patuloy pa rin sa pagtakbo. Cynthia, wait! Inignora pa rin niya to. Hindi pa ba ito masaya? Ano pa ba ang gusto nito sa kanya? She didn't want to know the answers. Tukso namang paulit-ulit na umuukil-kil sa utak niya ang kanta. That for one night, it was alright that I gave you my heart, my love. Just for one night, my body and soul. Lumakas ang pag-iyak niya. Ang mga ilan nilang taong nagdaraan ay napapatingin sa gawin niya. My heart, my soul, my body. Nang sa tingin niya hindi na niya kaya pang tumakbo ay pasadlak siyang naupo sa sidewalk. Patuloy pa rin ang malakas sa buhos ng ulan. Cynthia! Tatayo sana siyang buli nang agad na siyang nahawakan ni Manny sa braso. Tiningnan lang niya to. Mga luha ba ang naglalanta sa mga pisingin nito? Bakit namumula yata ang mga mata nito? Pinikit niya ang kanyang mga mata at ipiniling niya ang ulo. Hinahawakan ito ang magkabilang pisingin niya. Oh Cynthia! Hinapit na siya nito at buong higpit na niyakap. Hindi na siya tumutol sa ginawa nito. It was ironic na sa mga bisig nito ay napaka-secure ng kanyang pakaramdam. Gayong sinaktan siya nito. Sinugatan nito ang puso niya at higit sa lahat ay pinaglaruan siya. Umiyak siya ng umiyak sa dibdib ni Manny. Wala na siyang pakialam kahit pagtawanan pa siya nito. Pagkatapos naman yun ay magpapakalayulay na siya. Doon sa hindi na siya nito matutuntun. Stop crying, Cynthia! Utos ito sa kanya. Tiningala niya to at pulang-pula na mga mata nito. Tila nagpupuyos naman sa galit ang ulan at lalo lumakas ang buhos niyon. Why, Manny? Anong kasalanan ko sa iyo para gawin mo sa akin to? Mahina na ang tanong dito. Nothing. Oh God, Cynthia, I'm sorry. I had been so insensitive. I thought you'd understand. But I don't. I know. Hinawin nito ang buhok niya na tumabing sa kanyang mukha at hinaligan pa siya nito sa kanyang noo. Trina would have explained everything to you but you ran away. I did not expect you to run like that. Ang bilis mong tumakbo. At bahagya pa ito na napangiti. Anong ibig mong sabihin? Nagugulo ang tanong niya. Cynthia, lahat ng sinabi ko nun sa iyo totoo. Kulang lang ang binigay ko sa iyong detalye. Yes, Trina is my sister. At noong una tayo na magkitang muli, siya ang dahilan. She wanted me to do something para makuha niya ang grupo ni Lakiel. But after I found out na ikaw nga ang Cynthia ko, I told her that I won't be doing what she wanted me to do. Do you really think na magagawa pa kitang lokohin after so long na naging miserable ako dahil nawala ka? Mahabang pahayag nito. Pero kanina, dahil ayoko na mag-manage ka pa, ayoko na magtrabaho ka pa. Kaya naman kitang buhayin, Cynthia. I'm going to ask you to marry me. Kagad na putol ito sa sasabihin pa niya. Manny, kung niloloko mo lang ako, huwag mo nang ituloy. Masyado nang... Pinutol ito ang anumang sasabihin niya sa pamamagitan ng isang halik. Halos inihingal siya nito. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi. Kung hindi mo pa mararamdaman ang feelings ko para sa'yo, magtatampo na talaga ako, Cynthia. Nakangiting sabi nito. Nalaki ang mga mata niya sa pinahayag nito. You mean, of course, I love you so much. Ilang beses ko bang dapat ulitin sa iyo yan? Now, will you marry me? Napaluha siya sa labas sa kaligayahan. Yes, and I love you too. I know. Muli siya nitong hinalikan na ang buong puso naman niyang tinugon. Samantala, naadornohan na nagagandahang mga bulaklak ang simbahan ng San Gabriel. Nakangiti ang mga taong nadaraanin niya habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa aisle. We've been through some hard time before. Still, we made it through the years. Napaluhan si Cynthia sa magandang boses ni Kiel. Diretso ang tingin niya kay Manny na naghihintay sa kanya sa altar. We have faced troubled times but we won't look behind.
Because when I think about our love and what it means, I know that you are the answer. I keep coming back to you. Hear me one more time. I keep coming back to you. Nakangiting inabot ni Manny ang kamay niya mula sa kanyang papa at sabay silang humarap sa pari ni Cynthia. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Manny at Cynthia. Nawa kayo nag-enjoy at na-in-love. Samahan niyo po kung muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aming ibabahagi. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all!